Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon. Napahinto si Ella sa ginagawa niya nang muling hinawakan ni Blake ang kanyang kamay. Napasinghap na lang si Ella nang maramdaman niya ang labi ni Blake sa kanyang kamay. Marahan niyang hinahalikan ang kamay ng dalaga. Blake, kakatapos ko lang mangulangot gamit ang kamay kong hinahalikan mo. Anong lasa ng kula? Ouch! Biglang inilayo ni Blake sa labi niya ang kanyang kamay. Lang niya naman, ang ganda na ng moment, sisirain mo lang. Nakakatawa mukha nito. Joke lang naman. Not funny. Umupo ng maayos si Blake. Nandito sila sa sofa. Kasya naman sila dito. Tawa ng tawa sa Ella dahil hindi na maidrawing ang mukha ni Blake. Kung makita mo lang ang reaksyon mo sa sinabi ko, eh baka matawa ka din sa sarili mo. Paano pa kaya kung sinabi ko sa iyong ginamit kong panghugas sa puwit ko ang kamay? Aray ko! Pinitik kasi ni Blake ang labi ni Ella. Shut up! Kadiri ka! Joke nga lang! Aray, ang sakit ng lips ko! Hinaplos ni Ella ang labi niya. Napatingin siya kay Blake. Ang binata na naman ngayon ang tumatawa. Baby, ang naughty kasi ng ina mo. Saad ni Blake, tumawa siya sabay haplos sa tiyan ng dalaga. Lumapit si Blake kay Ella kaya napasandal siya sa sofa. Nakaupo ang dalaga habang nakaluhod si Blake sa harapan niya. Sorry na, hindi ko sinasadya. Kiss ko na lang para mawala ang sakit. Ginawa na nga niya ang kanyang sinabi. He kissed Ella pero smack lang. Baby, mukhang hindi na masakit ang lips ni mommy. Effective talaga ang kiss ni daddy. Iyong haplos ni Blake sa tiyan ni Ella ay unti-unting bumababa. Gawin na natin ang exercise sa sofa? Huh? Gabi na? Hindi na pwedeng mag-exercise? Pwede pa. Mas maganda nga kung gabi. Wild. Bulong ni Blake kay Ella. Napapikit na lang siya nang maramdaman niya ang kamay ni Blake. Pakiramdam ni Ella na torture siya gamit ang magandang paraan. Hinalikan ni Blake ang leeg ni Ella pababa sa dibdib nito. Nagulat si Blake sa ginawa ni Ella. Paano ba naman? Bigla niyang sinabunutan ang buhok ng binata. Naramdaman niya pang bumaon ang kuko ng dalaga sa kanyang anit. At ang malala, sinipa ni Ella si Blake sa mukha ng sobrang lakas kaya ang ending, napahiga si Blake sa sahig. Hindi ako na-inform na hap kabayo ka pala, Ella. Ang sakit ng sipa mo. Eh kasi, I felt na parang may something nasasabog sa loob ko. Naiiya ko. Hindi ko na kaya. Tili niya saka pumasok sa CR. Naiwan si Blake na nakanganga. Lang niya, bobo match. Reyna ng pabitin. Pero napangiti na lang si Blake. Makapangyarihan talaga ako. Hindi kinaya ni Ella. Natatawang sabi ni Blake. Tumayo na siya at kinatok ang pinto ng CR. Ayaw ko na sa exercise mo, Blake. Torture? Reklamo ni Ella. Hindi yun exercise kundi make out. Sagot ng binata. Pumukas ang pintuan at iniluwa noon sa Ella. Are you okay? Natatawang tanong ni Blake. No, bigla ako nagutom sa ginawa mo. Gusto kong kumain. Para siyang wolf na gustong manlapa. Nawala ang saya sa mukha ni Blake. Ayaw niya talagang naririnig na nagugutom si Ella. Pakiramdam ng binata, katapusan na niya. Katatapos lang nating mag-dinner? Buka. Ayaw mo akong pagbigyan? Kasalanan mo kung bakit ako nagugutom? Gusto mo bang kainin kita? Ikasasaya ko iyon. Willing ako magpakain sa'yo. Nag-wink pa si Blake. Halata namang hindi naintindihan ni Ella ang sinabi ng binata. Ayoko na pala. Baka hindi ka masarap. Masarap ako. Natikman mo na ako, talagang nag-enjoy ka sa katawan ko. He smiled playfully. Pili? Manghang tanong ni Ella. Yes! Nakangiti pa na sabi ni Blake. Gusto niya lang naman na ipaalala kay Ella yung moment na ginagawa nila si baby. Ah, okay. Tara sa kusina. Naunang pumunta si Ella sa kusina kaya sumunod naman si Blake. He remembered the sahig scene sa kusina. Ano nang gagawin natin? Painosenteng tanong ni Blake kahit alam niya na kung ano ang gagawin nila. Kakainin siya ni Ella sa ibang paraan at excited na si Blake. Kakainin kita.
Sagot ng dalaga. Mukhang alam mo na kung anong gagawin mo. Natututo ng inosente. Humiga ka sa lamesa. Utos ni Ella. Wow, lamesa si naman ngayon. Excited na sabi ni Blake. Hubad, para walang sagabal. Napalunok ang binata dahil doon. Wild na ang baby maker ko. Ayos, hindi na ako mahihirapan. Baby, mukhang magiging kambal pa ata kayo. Natututo ng nanay mo. Saad ni Blake sa kanyang isip. Hinubad niya na ang kanyang t-shirt pati na rin ang kanyang short. Huwag na yung boxer. Saad ni Ella nang akmang huhubarin na ni Blake ang boxer niya. Eh, mas okay kung hubad lahat. Kumunot naman ang noo na dalaga. Mas marunong ka pa sa akin. Akong bahala. Alam kong ginagawa ko. Ako maghuhubad sa boxer mo. Napanood ko na kasi sa wrong turn. Wrong turn? So, dun ka kukuha ng ideya para kainin ako? Kung sa bagay may point ka, may SPG naman sa wrong turn. Pumayag na lang si Blake sa kagustuhan ni Ella. Prente siyang nahiga sa lamesa. Nag-hot pose pa si Blake at lip bite para naman ganahan si Ella sa pagkain sa kanya. Nai-imagine niya lang ito dati pero mukhang mangyayari na ngayon. Parang magiging maganda ata ang gabi ni Blake. Sinulipan niya si Ella. May hinahanap ang dalaga. Naman, ready na ako. Ano pa bang kulang? Mahinang sabi ni Blake. Nagtaka si Blake nang biglang magpakulo ng tubig si Ella. Para saan naman iyan? I think magtitimpla ng gata si Ella. Wika ni Blake sa kanyang isip. Ready na ako, Blake. Napaupo si Blake nang makita niya ang hawak na Ella. Isang kitchen knife. Hindi simpleng knife kundi ang ginagamit na pang chop-chop ng karne sa palengke. Ready na. Higa na. Para ma-chop-chop kita at maluto na rin ang makakain na ako. Ipinakita pa sa kanya ni Ella ang hawak niya. Pakiramdam ni Blake may pang wrong turn pa na background music. Kinilabutan si Blake. Napasigaw si Blake. Calm down! Sa sobrang taranta ni Blake, napatalon siya mula sa lamesa pababa sa sahig. Literal pala nakakainin ni Ella si Blake. Lang niya naman kasing utak ito. Masyadong utak berde. Kung si Ella inosente, ako naman green-minded. Kaya pala naisali ang wrong turn. Jahe, na wrong turn ako ngayong gabi. Aniya sa kanyang isip. How can I calm down kung ganyan ka? Nagugutom na kami ng anak mo. Kamanyakan mo pa rin ang inuuna mo. Hindi na inosente si Ella dahil alam na niya ang salitang manyak. Inilapag niya sa table ang hawak na knife. Naupo siya tapos bigla na lang napayuko. Narinig ni Blake ang munting hikbi ng dalaga at alam niyang umiiyak na ito. Lalapitan niya na sana si Ella pero every time na lumalapit si Blake, hinahawakan ng dalaga iyong knife. Kaya napapaatras na lang ang binata. Mahirap nang machop-chop, buntis pa naman. Iba ang mood nito. Gusto ko ng cupcake na mukha ni Dora at Raymond ang design. Baby Doraemon, ang sama ng tatay mo. Ayaw niya tayong pakainin. Gusto niya nagugutom tayo. Masyado kang hiblad. Maghahanap naman talaga ako. Ikaw kasi. Ako pa sinisisi mo. Wala kang puso at tay kidney at... Pinutol na ni Blake ang sinasabi ng dalaga. Ako? Sinisisi ko ang sarili ko. Kasalanan ko. Hush na. Maghahanap na ako ng cupcake mo. Bigla namang kumislap ang mata niya. Sige, layas na. Dapat makikita ko si Dora at Doraemon sa cupcake ko. Magbibihis lang ako. No! Huh? Gusto ko nakaganyan ka lang. She smiled widely. Packing tape, boxer lang. I know masyadong maganda ang katawan ko pero hindi naman ata tama na masyadong magkakaroon ng exposure ng katawan ko sa madla. Gusto ko sa iyo lang ibabalandra ito. Ayaw mo? Ella, sumagot ka. Tumaas ang boss ni Ella. Gusto ko. Okay, hintayin mo ako. Bago umalis si Blake ay kinuha niya muna ang kutsilyo kay Ella at itinago. Don't cry. Magpahinga ka na sa kwarto. Hintayin mo na lang ako, promise. Pagbalik ko, may cupcake ka na. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Ella. Ayaw niya talaga na umiiyak ang dalaga. Tinalikuran na ni Blake sa Ella. Blake, huwag kalimutang ilagay ang mukha ni Dora at Doraemon na. Paalala ni Ella bago lumabas sa pintuan si Blake. Siyempre, ayaw ng binata na machop-chop kaya
Umuo ka agad siya bago tuluyang umalis. Lesson learned, kung ayaw machap-chap, iwasan ang pagiging utak berde at ang pagiging manyak. Dapat pala, ibahin ko ng spelling na apelido ko. Sa halip na Santillan, gagawin kong Santiberde. Nakakakaba talaga si Ella. Umiiling na wika ni Blake. Lumabas na siya sa kanyang condo unit. Take note, nakaboxer lang. Baka mapagkamalan akong hot na baliw. Hot psycho na lang para hindi masakit pakinggan. Wika niya habang naglalakad. Nakarating si Blake sa kotse niya pero nakalimutan niya naman ang susi. Dom, kasalanan talaga ito ni Tanda. May balat talaga kasi sa puwit. Paninisin ni Blake sa lolo niya. Mabuti na lang hindi niya nakalimutan ang kanyang cellphone. Alright, it's time to pay, my dear best friend. Nakangising aniya. He dialed Michael's cellphone number. Hindi niya nakakalimutan ang kasunduan nila. Tinulungan ni Blake si Michael na gumawa ng greeting card for his girlfriend at nangako ang kanyang kaibigan na kapag may pinaglihihang pagkain sa Ella, ay siya maghahanap. Hello? Blake naman, busy ako ngayon. Ngayon mo pa naisipang makipaglandian? Saad nang nasa kabilang linya. Langya, kapal na mukha mo. Hindi naman iyon dahilan kaya ako tumawag sa iyo. Nasaan ka nga pala? Nandito ako sa labas ng bahay ni Lalabs Forever ko. Tatlong oras na ako naghihintay dito pero hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Ayaw niya talagang magkabati kami. Pagdadrama ni Michael. Blake rolled his eyes. Kung ayaw makipagbati, edi maghiwalay na kayo. Pumunta ka dito sa kondo ko. May pagagawa ako sa'yo. Bilisan mo, dahil baka maging yelo na ako dito sa sobrang lamig. Uunahin pa ba kita kay Lalabs Forever ko? Ayaw ko. She, before you muna, dude. Mariing napapikit si Blake dahil sa sagot ni Michael. Baliw ka. Subukan mong huwag pumunta. Babalian talaga kita ng buto. Naglilihi na naman si Ella at ikaw ang maghahanap. May usapan tayo. Huwag kang magkaroon ng amnesia. Natahimik bigla si Michael. Narinig pa ni Blake ang sunod-sunod na paglunok ng kaibigan niya. Pwede pass muna? Utang na loob, Blake. Maawa ka sa love life ko. Hindi nga ako naaawa sa'yo sa corny na love life mo. Walang pass. Hanapin mo ito at kapag hindi mo ginawa, huwag ka na magpapakita sa akin. Magkalimutan na tayo. May pagbabantang sabi ni Blake. Okay, Blake. Mahal ko, relasyon natin. Hindi kita matitiis. Relasyon? Relasyon bilang magkaibigan. Magkaibigan. Napailing na lang si Blake. Nababakla na naman kasi ang kaibigan niya. Hanapin mo ito. Cupcake. Not a simple cupcake. Adora and Doraemon cupcake. Make sure na ganun, ha. May mukha ni Dora at Doraemon dapat. Pwede naman na wala, ah. Dapat mayroon. Ganun ang gusto ni Ella. Aangal ka? Hindi. Sige. Dora and Doraemon cupcake. Coming up. Natapos na ang tawag. Nakikita pa ni Blake si Michael na nagmamadali sa pagkilos. Napangiti na lang siya. Masunurin talagang aso. Sumandal muna si Blake sa kotse niya. Nilalamig na din siya. After 40 minutes, may humintong sakyan sa gilid ng kotse ni Blake. Lumabas doon si Michael na may hawak na dalawang box. Lumapit si Blake sa kaibigan niya. Here's your order, dude. Sabay abot ng boxes. Ang sexy mo naman, sir. Malanding tura nito, sabay kagat labi. Isang sapak naman ang ibinigay ni Blake sa kaibigan niya. Tigilan mong kamanyakan mo kung ayaw mong sumigaw ako ng rape. Binuksan ni Blake ang unang box. Perfect. Adora cupcake. Blake opened the next box at napakunot nung siya sa laman nito. Bobo naman, Michael. Doraemon ang sinabi ko. Bakit si SpongeBob ang nandito? Huh? Sinilip rin ni Michael. Lang niya. Sa SpongeBob talaga nakikita ko? Oo nga. Bobo nang gumawa niyan. Sabi ko si Doraemon. Idol niya siguro si SpongeBob. Hayaan mo na. Pareho lang naman iyang cupcake. No. Palitan mo ito. Ibinalik ni Blake kay Michael ang box. Doraemon na. Doraemon. Huwag kang babalik kung hindi Doraemon cupcake ang dala mo. Baka matchap-chap ako ni Ella dahil sa kapabayan mo. Paano na si Lalabs Forever ko?
May bukas pa. May bukas pa naman para sa cupcake. Nakasimangot na sagot nito. Wala nang bukas sa babaeng naglilihi. Kapag ngayong gabi, ngayon at kapag ganito, iyon dapat. Mas better na matrain ka. Ako mentor mo. Para kapag may baby na kayo ng lalabs forever ko mo, eh hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Tumangutango naman si Michael at mukhang agree siya sa sinabi ni Blake. Sige, sige. Excited na rin tuloy akong magkaroon ng baby. Ano kayang paglilihan ni lalabs forever ko? Sigurado ako madali lang. Tuwang-tuwa na sabi ni Michael. Natawa sa isipan si Blake. Kung alam lang kasi ni Michael, baka pagsisihan nitong nagpasabog pa siya ng sperm cell. Umalis na si Michael kaya maghihintay ulit si Blake. Gusto na niyang magbihis dahil magkakaroon ata siya ng sipon at ubo dahil sa lamig. After 20 minutes, bumalik na si Michael, dala ang another box. Nakangiti pa ang loko kasi tama na ang cupcake na dala niya. Ayos, siguradong matutuwa si Ella. Hawak na ni Blake ang dalawang box, iniwan na niya si Michael. Blake, ang bastos mo. Pagkatapos kong magpakahirap para sa cupcake na iyan, iiwan mo lang ako? Baliwala lang sa iyong efforts ko? Pareho lang kayo ni Lalabs forever ko? Baliwala lang din sa kanyang efforts ko for our first anniversary? At bago pa humaba ang hugot ni Michael, ay kumaripas na ng takbo si Blake. Pasipul-sipul pa siya habang pumapasok sa kondo niya. Wala sa sala at kusina si Ella. Sigurado si Blake na nasa kwarto ang dalaga. Ella? At baby? I'm here! Here's your cupcakes! Nakangiting sabi ni Blake nang binuksan niya ang pinto ng kwarto. Pero napayuko siya dahil isang lumilipad na unan ang sumalubong sa kanya. Ella? Bakit? Nagtatakang tanong ni Blake habang iniilagan ang mga lumilipad na unan na si Ella ang may gawa. Sobrang tagal mong bumalik! Gasgas ng bituka ko sa kakahintay sa'yo! Ang bagal-bagal mo! Siguro nag-model ka pa sa labas. Anong tingin mo sa katawan mo, macho? Hoy, para sabihin ko sa'yo parang malnourished yung katawan mo. Easy, baka manganak ka nang wala sa oras. Nangya ka? Lihim na nagpasalamat si Blake nang wala nang madampot na unan sa Ella. Nagmamadali siyang lumapit sa dalaga. Inilapag niya ang cupcake sa kama at tumabi kay Ella. Huwag ka nang magalit. Here's your cupcakes. Dora and Raymond. Binuksan ni Blake ang box at ipinakita kay Ella. Kumalma ang dalaga at napangiti nang makita niya ang cupcakes. Dora at Raymond ko? Ang cute! Yung kaninang mabingis, biglang naging maamo. Blake feel relief dahil nakita niyang masaya si Ella. Kumuha siya ng isa at tinikman. Ang sarap! Pumikit pa siya na tila ninanamnam ang lasa ng cupcake. Pinagmamasdan lang ni Blake si Ella habang kumakain. Wait! Napahinto siya sa pagkain nang hinawakan ng binata ang pisngi niya. May icing kasing nagkalat sa gilid ng labi ni Ella. Pinunasan iyon ni Blake gamit ang kanyang daliri. Done! Akala ng binata kakain ulit si Ella pero bigla itong tumayo at pumunta sa closet ni Blake. Pagbalik ni Ella, may hawak na siyang t-shirt ni Blake. Wala na siyang sinabi pa. Basta isunuot niya lang sa binata ang damit. I'm sorry. Natigilan si Blake nang niyakap siya ni Ella. I can't control myself. Nahihirapan ka na ba? Sorry talaga. Malumanay na sabi niya habang yakap pa rin si Blake. He hugged her back. Don't say sorry. You're my responsibility. Thank you. She whispered. Anything for you. Blake kissed her forehead. He really loved this feeling. Ella, huwag ka namang magpakita ng motibo para mahalin kita. Bulong ni Blake sa kanyang isipan. Natapos ang field trip at back to school again. Busy na sila sa review dahil sa kanilang final examination. Naiinis nga lang si Ella dahil minsan hindi na siya nakaka-review. Pinagbabawalan kasi siya ni Blake. Ayaw ng binata na problemahin ni Ella ang exam dahil baka may stress lang daw ang dalaga. OA niya talaga. Palibasa, hindi siya nagre-review. Alam ko naman na kaya ayaw niya ako mag-review para kapag nabagsak siya, bagsak din ako. Grabe talaga yung si Blake. Dinadamay pa ako. Reklamo ni Ella. Hindi naman siya natatakot na sabihin iyon kasi wala naman siyang ibang kasama. Sa sumunod na araw, final examination na nila.
Kahit hindi nakapag-review ay excited pa rin si Ella na kumuha ng exam. "Good luck, Blake!" saad ni Ella. Papunta na sila ngayon sa school. Para sa exam mo, sana makapasa ka kahit hindi ka nag-review. Don't worry, baka makatsamba ka. Mag-review man ako hindi, pasado pa din ako. Trust me, I'm smart. Huh? Smart? Hindi kasi smart kasi ikaw si Blake. Natuwa lang si Blake sa kainakbayan si Ella. Good luck din. I'm worried. Stupid ka pa naman. Babagsak ka talaga. Ay, I'm so excited. After this graduation na. Kung si Blake, excited. Sa Ella naman parang nawala ng gana. Are you okay? Huh? Oo naman. Excited ka rin ba sa graduation natin? Oo naman. You know what? Sa totoo lang, dati wala akong pakialam sa graduation. Dati, kapag nakikita ko ang mga first batch na nag-graduate and they were happy. Naisip ko, big deal ba talaga? Masaya ba talaga? At ngayon ako naman, finally, nasagot din ang tanong ko. Dapat pala magkaroon din ako ng pakialam. Big deal pala talaga. Masaya pala talagang magtapos. Tumigil siya sa pagsasalita at tumingin kay Ella. Lalo na kapag kasama ka. Pagpapatuloy ni Blake, natigilan si Ella. Baby, gagraduate na kami ng ina mo. Are you happy there? Para sa'yo ito, baby. Aakyat din kayo ni mom mo sa stage. Are you excited? See, hindi ka pa lumalabas sa mundo pero makakaakyat ka na sa stage. Parang gagraduate ka din. Masayang wika ni Blake habang hinahaplos ang tiyan ng dalaga. Promise me, Ella, sa graduation day natin, you are there with me. Napalunok na lang ang dalaga. Sana nga nandoon siya. Hindi sigurado si Ella kung dadalo ba siya. Wala kasi siyang parents doon. Nahihiya siya dahil sigurado ang dalaga na ang mga kaklase niya ay kasama ang mga proud parents nila na aakyat sa stage. Oo naman, promise. Kahit walang kasiguraduhan ay nangako pa din si Ella. Nakangiti si Ella habang nakaharap sa malaking salamin. Suot niya ang isang simpleng fitted dress. Ang sexy niya pa din kahit medyo halata na ang umbok sa kanyang tiyan. Ngayon na kasi ang graduation nila. Baka naman mabasag ang salamin. Napatingin siya kay Blake. Lihim na napangiti si Ella dahil sa ayos ni Blake. Ang gwapo at hot ng binata. Iyong slacks niya, polo shirt, his wristwatch and his hair, cool dahil nakapatayo ito. Bagay na bagay iyon sa kanya. He looks like a cool anime character. Napatingin si Ella sa mukha ni Blake. Para talagang anghel ang binata. Isinuot ni Blake ang sapatos at necktie niya. Dang, huwag na nga lang. Natuwa si Ella nang itapon ni Blake ang necktie niya. He didn't shut the upper button kaya mas lalong bumagay sa binata. Parang forma ng bad boy. Huwag kang tumawa, lalo na kapag walang nakakatawa. Nagmumukha kang baliw. Seryosong sabi ni Blake. Lumapit siya sa dalaga kaya naamoy tuloy ni Ella ang kinababaliwan niyang bango ni Blake. Parang gusto niya tuloy amuyin ang binata. Pinipigilan niya lang ang kanyang sarili dahil sold na rin naman siya sa amoy ni Blake gabi-gabi. Marunong ka bang mag-ayos ng necktie? Hindi din. Nahihiyang sagot ni Ella. Ngayon naman, si Blake naman ang natawa. Kung makatawa ka sa akin, wagas, hindi ka rin pala marunong. Inirapan lang ni Ella si Blake. Kabag ba pinagtatawanan kita, dapat muli na akong pagtawanan? Ayaw mo talaga magpalugi sa akin. Napailing na lang si Blake dahil sa sinabi ni Ella. Isuot mo ito. Ayaw kong makita ng iba ang hugis ng katawan mo. Hindi na nakapag-react si Ella nang biglang ipinasuot sa kanya ni Blake ang graduation gown. Ang saya pala na makitang suot na natin ito. Let's go! Tumango ang dalaga. Sabay silang pumunta ni Blake sa Santillan University. Kinakabahan siya. Ayaw niya talagang pumunta pero ayaw namang sirain ni Ella ang kasiyahan ni Blake. He was expecting her in their graduation. Ella shouldn't disappoint him. Wala namang may nagsasabi na hindi makakaakyat ng stage ang graduates kung walang parents. Aakyat ang dalaga sa stage kahit wala siyang parents ngayon. Nang makarating sila sa school ay nandoon na ang batch nila, pati ang mga lower years together with their proud parents.
Sigurado ang dalaga na excited na sila na matanggap ang kanilang awards. Wow! Ang gwapo natin pinsan na! Sinalubong sila ng mga pinsan ni Blake. Halos lahat tuloy ay napatingin sa kanila. Who wouldn't? Magkasama ang mga Santillan. Feeling tuloy ni Ella, extra lang siya. Sexy? Nakangising sabi ni Sky habang nakatingin kay Ella. Ang mata, Sky. Uminit ang pisingin ng dalaga nang bigla siyang inakbayan ni Blake. Narinig niya pa ang pagsinghap at bulungan ng mga tao sa paligid. Close pa sila? Ewan, pero nakikita ko na madalas silang magkasama sa campus. Baka kalandian lang ni Blake. Alam mo naman na hindi seryoso si Blake kahit sinong babae. Hayaan na nga lang. Basta, nakikita ko ang mga Santillan ngayon. Ang gwapo at ganda talaga nila. Ay, wala na nga si Solem at Margo dito. Ngayon pati si Blake, Sky, Rio, Dion at Drew, mawawala na din. I can't accept the fact na college na sila after this. Blake? Honey? Sino na magiging hari dito sa school? Huwag OA. May matitira pa namang dalawang lalaki sa Santillan. Da, Yoba and Namo are still juniors. May kababaliwan pa tayo dito. Napatingin si Ella kay Yoba at Namo na parehong nakasimangot. Natawa sa isip ang dalaga. Mga mukhang napag-iwanan kasi ang dalawa. Mabuti na lang ako. 3 years na lang at graduated na rin sa high school. Eh ikaw, Namo. 5 years ka pa sa high school, dude. Kapag college ka na, graduated na rin sa college ang ilan sa amin. Saad ni Yoba habang bumibilang pa ng taon sa kamay niya. Nakakainis? Bakit pa kasi late akong ginawa? Reklamo niya. Lumapit siya kay Michi at niyakap ito. Michi, kumapit ka lang. Sabay tayo magtatapos. Tiwala lang. Pagdadrama nito. Yeah, naiiyak ako. I wish college na din ako like my cousins and brother. I don't want to stuck here with Namo. He's so annoying. Medyo pabebeng sabi ni Michi. Nanggigil tuloy si Ella kay Michi. Parang gusto niya itong kurutin. Langya, ang pabebe mo? Sabay na lumayo sa isa't isa ang dalawa at nag-irapan. Kuya Rio, inaaway ako ni Namo. Pagsusumbong ni Michi sa kapatid niya. Ikaw lang bang mayroong kuya? Ikaw lang pwedeng magsumbong? Lumapit si Namo kay Chu. Kuya, inaaway ako ni Michi. Pagsusumbong din ni Namo. Mga bata talaga. Poker face na sabi ni Rio. Iwanan na nga ninyo ang pagiging grade 7. Remember that after this ay promoted na kayo. Hindi dapat kayo nag-aaway dahil pagkatapos nito ay grade 8 na kayong dalawa. Mag-aral kayo ng mabuti para makarating na kayo ng college. Saad ni Chu, sabay ayos sa eyeglasses niya. Uminit ang pismi ni Ella nang aksidenteng magtama ang mga mata nila. Nakakamangha ang maganda niyang mata na natatakpan ng kanyang salamin. He's nerd but hot. Nakakapaso siya. Ahem, guess what? May awards ako at with honors pa. I know, mayroon din kayo cousins. Lalo ka na Kuya Chu. Masayang sabi ni Mildred. Congrats! Guess what din? With honors din ako and may awards. Best and most, mana ako kay Kuya Chu eh. Pagmamayabang ni Namo. Really? Ano naman? Gusto ring malaman ni Ella kung ano. Top 0. Best in forma, most handsome, most cute, most rich, most macho, most hot, most sexy, most... Bago niya pa matapos ang kanyang sinasabi, ay nag-walk out ang ibang pinsan ni Namo. Pinsan? Bakit sila nag-walk out? Tanong niya kay Blake. Hambog ka kasi. Mana lang naman ako sa'yo. Langya, tara na nga Ella. Hinila na ni Blake sa Ella palayo kay Namo na hindi ata makamove on sa pag-walk out ng mga pinsan niya. Blake! Nakasalubong nila ang ina at ama ni Blake. Nakilala na rin naman sila ni Ella noong family reunion nila at masasabi ng dalaga na ang bait ng parents ni Blake. Ella, you look gorgeous. Bigla siyang niyakap ng mami ni Blake. Thanks, tita. Mas gorgeous po kayo. Nasa age 40s ang tita. Chanel niya. Pero mukha nito ay parang nasa 30s pa lang. Maganda at young talaga siya. Sobra. Lumalaki na atang apo ko ah. Bakas ang saya sa tinig dito ng Tito Darwin niya. He's the father of Blake.
Mana din si Blake sa kanya. Parang batang version si Blake ng dad niya. Siyempre dad, inaalagaan ko si baby kaya mabilis lumaki. Paglabas niyan, I'm sure big boy or big girl na siya. Yeah, son. Alagaan mo nang mabuti ang mag-ina mo. Tumango naman si Blake. Magsisimula na ang program. We should go to our provided seats. By the way, congrats my son. We are so proud of you. Sa'yo din Ella. Congrats iha. Thank you po. Bago sila umalis ay may ibinulong si Blake sa mami niya. Curious tuloy si Ella kung ano iyon. Pumunta ka na sa upuan mo. Take care. Tumango lang si Ella. Then, pumunta na sa mga kasama niya. Nasa unahan lahat ng babae at nasa likuran nila lahat ng lalaki. Sobrang dami pala nila kapag pinaghalo lahat ng section ng grade 12. Nang makaupo si Ella ay lumingon siya sa likuran. Nakita niya si Blake katabi ng kanyang mga pinsan. Ngumiti at kumuway sa kanya si Rio kaya ganoon din ang ginawa ni Ella sa binata. Napatingin siya kay Blake na sana ay hindi na lang niya ginawa. Ang sama kasi ng tingin nito sa kanya. Nagsimula na ang program. Walang masyadong maintindihan si Ella dahil tinatamad siyang makinig. Inaantok tuloy siya lalo na sa message sa kanila. May mensahe din ang dad ni Blake since sila ang may-ari ng Santillan University. Her heart beat fast when the MC say na start na raw ang highlight ng program, which is the graduates. Tinawag na ang boys by alphabetical. Nasa S si Blake. Pumalakpak si Ella nang tinawag ang name ni Blake. Tumayo siya at umakyat sa stage kasama ang mami at daddy niya. Dalawa talaga sila. Proud na proud talaga sila sa anak nila. Ang mga katabing babae ni Ella ay pigil na pigil ang pagtili. Nagpanik ang iba nang may nahimatay pa. Nahimatay dahil kay Blake. Siya na talaga. Napatingin ang dalaga sa lalaking kinababaliwan ng mga babae. Seryoso ito habang umaakyat sa stage. He received his ribbons, medals, and diploma. May awards din siya. May kumuha ng litrato sa kanila at natawa si Ella dahil pati ang iba ay nag-take din ng picture. Feeling niya, tuloy, superstar si Blake at ang parents niya. They look perfect. Mabuti pa si Blake. Kasama ang parents niya. I wish may family din ako na katulad ng kay Blake. Iyong tanggap ka nila. Magiging masaya sila para sa'yo at iyong proud sa simpleng ginawa mo. I want that kind of parents. Very supportive. Hindi mapigilang sabihin ng dalaga. Napatingin sa gawin niya si Blake. Ngumiti si Ella sa kanya and she mouthed congrats. Ngumiti din si Blake at alam ni Ella na para sa kanya ang ngiting iyon. OMG, ngitian niya ako? Anong ngitian ka? Yak! Sa akin kaya ngumiti? Gusto sanang sabihin ni Ella na sa kanya ngumiti pero nang may magsampalan ang dalawa ay napaatras ang dila ng dalaga. Nag-cheer na lang siya para masaya. De Guzman, Ella D. Napahinto siya sa pag-cheer nang marinig niyang tinawag ang full name niya. Pinagpawisan at nanginig ang kamay ni Ella. Para din siyang naiihi dahil sa matinding kaba. Siya na. Hindi siya makatayo sa kinauupuan niya. Pakiramdam ng dalaga. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Hinihintay nila kung kailan siya aakyat sa stage. Gusto nang umakyat ni Ella sa stage at kunin ang diploma at ribbon niya. Kaso ay nahihiya siya dahil siya lang ang walang parents na kasama. Chusy naman. Ayaw pang umakyat sa stage. Outcast kasi. Walang parents? Nakakahiya siya? Oo na. Siya na ang ganoon. Lakas loob siyang tumayo at naglakad papuntang stage. Parang nanginginig pa ang buong katawan ng dalaga. Cheer up, dear. I'm here. May tumabi sa kanya. Tita Chanel? Oo. Ang mami ni Blake ang katabi niya ngayon. Hinawakan nito ang kamay ni Ella at hinaplos ang pisngi niya. If you felt alone, don't be sad. I'm here, iha. Ituring mo na akong ina. Ayaw ni Blake na makita kang malungkot kaya smile na. Napatingin si Ella kay Blake na ngayon ay nakangiti sa kanila ng mami niya. Thank you po. Parang gustong maiyak ni Ella. Pakiramdam niya na kumpleto siya. Sabay silang umakyat sa stage ng tita Chanel niya. She received
her ribbon and diploma. After that, iyong nagpicture kina Blake at parents niya ay kinunan din sila ng picture. Ang saya ni Ella. Sobrang saya. Parang hindi niya na kayang ipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman. Natapos ang ceremony. Lumapit ang iba sa parents nila at kanya-kanyang take ng pictures. Hinanap ni Ella si Blake at nakita niyang kinukunan sila ng mga pinsan niya ng picture. Ang cute nilang tingnan. Ang gwapo at ganda nila. Perfect na kung titingnan. Naiihi na si Ella kaya pumunta muna siya sa CR. Gusto niya munang bigyan ng oras si Blake na makasama ang mga pinsan niya. Pagkatapos niyang umihi ay dinala siya ng kanyang mga paa sa rooftop. Nang makarating siya doon ay pinagmasdan niya ang kabuuan ng school. Naaalala ng dalaga ang unang araw na pumasok siya dito. Grade 11 si Ella nang mapunta siya sa Santillan University. Parang hindi siya makapaniwala na dito din siya magtatapos. Hindi niya makakalimutan ang paaralang ito. Kahit walang masyadong may nakakakilala sa kanya dito, masaya pa rin si Ella dahil nakilala niya si Blake Santillan. Si Blake naging dahilan para makilala din siya ng ibang tao. Naiinip na si Blake. Gusto na niyang makita si Ella. Hindi pa rin kasi natatapos ang picture taking nila. Another take. Wakin naman, sabi ni Sky. Kanina pa sila kinukuna ng picture at naiirata na talaga si Blake. Sir, waki po. Huwag po kayong sumimangot. Saad ng photographer kay Blake. Namunot ang noon ng binata dahil sa sinabi sa kanya. Wala kang pakialam. Ganito ang waki ko. Manahimik ka dahil kanina pa ako naiirata sa pagpicture mo. Sorry sir. Utos kasi ng lolo ninyo na kunan kayo ng maraming pictures. Napairap na lang ang binata. Sinulapan niya si Ella sa pwesto nito kanina at napamura si Blake dahil wala na si Ella doon. Iniwanan ni Blake ang mga pinsan niya at hinanap si Ella. Narinig niya pa na tinawag siya pero hindi na nag-abala si Blake na lumingon pa sa kanila. Asa na siya? Lang niya naman kasi picture ng picture na wala tuloy sa paningin ko sa Ella. Sa susunod, hindi na ako sa camera titingin. Kay Ella na lang para hindi na siya mawala sa paningin ko. Reklamo ni Blake habang hinahanap si Ella. Gumapang ang kaba sa dibdib niya. Ganito talaga palagi ang nararamdaman niya. Mawala lang si Ella sa paningin ko, kinakabahan ako. Natatakot siya na baka iwanan na lang siya bigla ni Ella. Hindi niya ata kakayanin kapag nangyari iyon. Hinanap ni Blake si Ella sa bawat parte ng school pero wala ang dalaga. Napatingin siya sa rooftop at nabuhaya ng loob ang binata. Tama, hindi pa ako nakakapunta sa rooftop. Baka nandoon siya. Nagmamadali siyang sumakay sa elevator para makarating doon. Ella? Halos ibulong ni Blake ang pangalan ng dalaga. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Ella sa rooftop. Nilapitan niya kaagad ang dalaga. Nandito ka lang pala. Tinakot mo ako. Akala ko iniwan mo na ako. May pag-aala lang sabi ni Blake. Iiwan lang kita kapag nasa iyo na si baby. Hindi ko naman nakakalimutan ang deal natin. Wala pang 9 months kaya huwag kang matakot. Congrats, he said, then held her hands. Alam niya na pinanghinaan ang loob sa Ella. Naisip ni Blake na maswerte pa rin pala talaga siya dahil kasama niya ang kanyang mga magulang. Naawa siya sa dalaga dahil nakikita niya ang lungkot sa inosente nitong mata. Naramdaman ni Blake na ayaw dumalo ni Ella sa graduation nila, but he pushed her to attend at hindi naman siya nabigo. Dumalo nga ang dalaga. Ayaw ni Blake na maramdaman ni Ella na nag-iisa siya sa araw na ito. That's why he talked her mother. Sinabi niya sa kanyang ina na kung pwede ba siyang makasama ni Ella sa pag-akyat sa stage, and she said yes. Maraming nagulat pero hindi natakot si Blake na baka magduda ang iba. Sa halip masaya siya at proud sa kanyang ina, lalo na kay Ella. Seeing them on stage made him complete. Thank you so much, naluluhang sabi ni Ella. Salamat dahil sa'yo, naramdaman kong may pamilya ako. He wiped her tears. No, Ella, ako dapat ang magsasabi niyan sa iyo. Are you happy? Tumangu-tangu naman siya at ngumiti. A genuine smile. May kinuha si Blake sa trouser niya. May gusto siyang ibigay kay Ella. For you, my graduation gift. Then,
ipinakita niya sa dalaga ang necklace. Isang kulay ginto na kwintas. Ang pendant nito ay may naka-engrave na Blake Ko. We're same. Ipinakita ni Blake ang suot niyang necklace. Same lang kay Ella pero panlalaki nga lang. Ang naka-engrave sa kwintas ni Blake ay Ella Ko. The necklace symbolizes our names. It also tells that I am yours and you are mine. Isinuot ni Blake ang kwintas kay Ella. Maganda. Ang kwintas. Saad ni Blake pero kay Ella siya nakatingin. Hindi pinansin ni Ella ang sinabi ni Blake dahil nasa kwintas ang tingin niya. Mahal ito, di ba? Yes, pero mas mahal ka. Ha? Huh? Hindi naman ako kwintas eh. Magkano ito, Blake? Secret. Eh wala naman secret sa numbers. Don't tell me. Meron na. Paano kapag bumilang? 100 secret? 200 secret? Stupid. Ah, 100 stupid. Oh! Blake pinched her cheeks. Thank you because you graduated despite of your slowness and stupidity. He said sarcastically. How much nga kasi itong kwintas? Bakit ba gusto mong malaman? Bibili ka? You can't afford to buy this kind of jewelry. Kapag naman afford mong bumili, kanino mo ibibigay? Kung kay Rio lang din naman, huwag na. Sabihin mo na kasi Blake, bibili ka? He just want to make sure. Hindi. Lihim na nagpasalamat si Blake. Ayaw niya kasing bigyan ni Ella sa Rio dahil unfair iyon para sa side niya. Couple necklace ito, worth 50,000 pesos, 25,000 each. Talaga? Ayos? Hindi mapigilang magtaka ni Blake kung bakit parang ang saya ni Ella sa price. Hindi ako bibili dahil magbebenta ako ng ganito. 25,000 pesos is substantial amount. Pwede na. What do you mean? Tanong ni Blake kahit alam niya na ang tumatakbo sa isip. Oh crap, wala nga pala siya noon. Ibebenta ko ito. Nakangiting sabi ni Ella habang pinagmamasdan ang suot na kwintas. Don't you dare, woman! May diin na sabi ni Blake. Bakit? May value iyan. Graduation gift ko sa iyo yan. You should keep it. Gumastos din ako para lang sa kwintas na iyan tapos sasabihin mo na ibebenta mo lang? Wala talagang utak. Sana naman, diba? Sa halip na ibenta mo, magpasalamat ka na lang sa akin? Just kidding. Masyado kang high blood. I will keep it kasi it symbolizes you and me. Sa'yo ang pangalan ko at nasa akin ang pangalan mo. I am yours and you are mine. Panggagaya niya sa sinabi ni Blake kanina. Napangiti naman ang binata. Ang saya ni Blake dahil lang doon. Parang may rainbow sa paligid nila ni Ella. Picture tayo? Parang bata, nasabi ng dalaga. Para remembrance? Cellphone mo? Ha? Wala. E di wala tayong gagamitin. Meron kaya? Cellphone mo? Hinablot ni Ella ang cellphone sa bulsa ni Blake. Ang bilis ng kamay ha? May lahi ka atang kawatan? Natatawang sabi ni Blake. Bakit ayaw bumukas? Napailing na lang ang binata. Hindi kasi talaga bubukas dahil tinitingnan lang ni Ella. Ano ba naman yan? Sira naman ata ito? Masira pa sa iyo. Sira? Lang yan naman. Iyong totoo. Nagka-cellphone ka ba, Ella? Parang kahit kipad ata hindi ka nagkaroon. Kunot noon na sabi ni Blake. Grabe ka. Teka, may magic word para bumukas iyan. Nakangising sabi ni Blake. Talaga? Ano namang magic word yan? He intertwined his arms then look into her eyes. Sabihin mo, ang pangit ko. Sa Ella ang tinutukoy ni Blake na pangit. Ang pangit mo. Proud and full of magic na sabi ni Ella. No, I said ang pangit ko. Ang pangit mo nga. Natigilan si Blake. Tila hindi niya na alam kung ano ang sasabihin. Parang biglang sumakit ang utak niya. Gayahin mo sinasabi ko? Bubita talaga. Huwag na nga, pinahihirapan mo pa ako. Ibinalik niya kay Blake ang cellphone. Para siyang nalugi. Binuksan na lang ni Blake ang cellphone then he pressed the camera. Hindi siya mahilig sa selfie pero mukhang magiging mahilig na ang binata dahil kay Ella. Smile! Ngumiti si Blake sa camera.
Sakto namang pag-click niya ay humarap din sa camera si Ella. Ang astig ng kuha mo. Para kang confused na tuta. Nakangiti na si Blake sa picture nila habang si Ella ay nakatulala at medyo open mouth. Isa pa, hindi ako ready. Nag-pose si Ella kaya ganun din ang ginawa ni Blake. Pareho na silang nakangiti at nakatingin ngayon. Another click at iba't ibang posing na ang ginawa nila. Mapupuno ata ng picture nila ang gallery ni Blake. Kukunan kita ng litrato. Cool body. Tumayo ka dyan. Lumayo si Blake kay Ella. Smile! Wika ng binata sabay click sa camera. Tiningnan niya ang picture ng dalaga. Ang ganda ng kuha nito lalo na at suot niya ang kanyang graduation attire. Kita din sa background ni Ella ang kabuuan ng school. Nalulungkot talaga ako kapag kinukunan ako ng litrato. Nakalapit na pala sa kanya si Ella. Mula sa cellphone ni Blake ay napunta sa dalaga ang tingin niya. Why? Pakiramdam ko kasi, last moment ko na lang. Huwag kang malungkot. He kissed her forehead. Kung ito man ang last moment mo, dapat ay maging masaya ka dahil ako naman ang kasama mo. I will capture every moment of our life. Walang may malulungkot dahil magkasama naman tayo. Blake whispered. Then once again, he took another picture of them. Napalingon si Ella kay Blake. Magkatabi sila ngayon. Nandito sila ngayon sa Santillan Mansion. There is a celebration only for Blake and his cousins. Masaya si Ella dahil party siya ng celebration. Inaanto ka na ba? Not yet. They look perfect. Pareho na sila ngayong nakatingin sa lolo at lola ni Blake na sumasayaw sa gitna. Pumapalakpak ang mga pinsan ni Blake at masayang pinagmamasdan ang lolo at lola nila. Corny? Komento ni Blake. I don't think so. Napangiti si Ella nang makisali na sa sayawan ang ibang pinsan ni Blake. Dance with them. Huh? Come on, makisali ka sa family mo. I don't want to dance with them. I want to dance with you. Hinawakan ni Blake ang kamay ni Ella. Pwede ba? She smiled and nodded. Dance with me. Nandito na sila sa garden. Maraming light sa paligid lalo na sa puno ng mangga. Maganda ang garden katulad ng garden ng isang kaharian. Inilagay ni Blake ang kamay ni Ella sa balikat niya tapos nasa bewang naman ng dalaga ang kanyang kamay. Walang music, Blake. Dapat dun tayo sumayaw kasama ang family mo. Nandun ang music eh. I will take care of it. Just dance with me. Tumango na lang si Ella. Tumikim si Blake para siyang kinakabahan. Natawa naman si Ella sa kanyang isip dahil iniisip niyang baka hindi marunong sumayaw si Blake. Tatanggihan na sana ni Ella ang kamay niya sa balikat ni Blake ngunit hindi na natuloy dahil bigla na lang kumanta si Blake. Natulala ang dalaga. Napakaganda ng tinig ni Blake. Ang sarap pakinggan. Nakakagaan sa kalooban. Masarap sa pakiramdam. Nagsimulang sumayaw si Blake habang kumakanta siya kaya walang nagawa si Ella kundi ang sumabay sa galaw ng binata. Tanging ang pagkanta lang ni Blake ang naririnig ni Ella. Walang kahit na anong instrumento pero tila pakiramdam ng dalaga ay kay gandang sumayaw. Nakakasabay ang kanilang indayog sa bawat liriko na lumalabas sa bibig ni Blake. Kung gaano kaganda ang kanta, ganoon ilarawan ni Ella ang boss ni Blake. Nakatingin lang si Blake sa mga mata ni Ella habang kumakanta siya. She never imagined na magagawa ito ni Blake. Knowing Blake Santillan, hindi niya kayang gawin ito para sa babae. Corny nga raw para sa kanya pero ginagawa naman niya ang mga bagay na tinatawag niyang corny. Nalamig si Ella nang ilapit ni Blake ang bibig sa tenga niya and whispered the last line. Habang kumakanta si Blake ay hinaplos niya ang tiyan ng dalaga. Baby, kung narinig mo lang ang boss ng ama mo, ay siguradong matutuwa ka. Sana mamana mo ang kagandahan ng tinig niya. Masayang sabi ni Ella sa kanyang isip. Nagkatinginan silang dalawa. Parang nalusaw si Ella nang umiti si Blake habang kumakanta. Ang mga mata ng binata ay tila may ini-imagine na connected sa kinakanta niya. Napapikit na lang si Ella nang maramdaman niya ang mainit na yakap ni Blake. Do you know why boys sing to his girl? No. Why?
kasi minsan sa pamamagitan ng kanta na ipapahayag nila ang totoo nilang nararamdaman. Song is a message too. Lumayo si Blake kay Ella. Hinawakan niya ang kanang kamay ng dalaga at ipinatong sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba ang heartbeat ko? Ella bit her lower lip then nodded. Sobrang bilis ng pintig ng puso ni Blake. Parang may kumakarerang kabayo na naman sa puso niya. Ngumiti siya pero parang kinakabahan siya. You are the risk. Hindi na natapos ni Blake ang kanyang sinasabi nang biglang bumahing ang dalaga. Sumingot siya pagkatapos. What's wrong? Are you okay? It's cold. Napayakap si Ella sa kanyang sarili. Kanina pa sila dito pero ngayon niya lang naramdaman ang lamig. God, I'm sorry. Kasalanan ko. I brought you here. Bakas sa mga mata ni Blake ang pag-aalala. Naiwan ko ang coat ko. Let's go inside. Teka, may sasabihin ka, di ba? Tungkol sa heartbeat mo? Hindi na naman napigilan ni Ella na humatsing. Sisimunin pa ata siya. Wala, kalimutan mo na lang. Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa pintig ng puso ko. Baka mas lalong bumilis ito kapag may nangyaring masama sa inyo ni baby. Anong ginagawa mo? Binubuhat ka, ano pa ba? Nagsimula nang maglakad si Blake habang buhat si Ella. Bridal style pa. Natapos ang celebration nila at back to normal na naman ulit. Nasa kondo lang si Ella at Blake. What do you want? Tanong ni Blake sa kausap niya sa cellphone. Of course, she's with me. Nakikinig lang si Ella sa binata habang nilalantakan niya ang peanut butter na binili ni Blake. Nginitian ni Ella ang binata nang sinulyapan siya nito saglit. Ayaw ko, bawal siyang lumabas. Gustong malaman ni Ella kung sino ang kausap ni Blake. No, that's final. Back off, kid. Itinapo ng binata sa sofa, ang cellphone at naupo sa tabi ni Ella. Sinong kausap mo? Tanong ng dalaga. My sister. You mean si Dara? Tingin mo. She's my only sister. Medyo masungit na sagot ni Blake. Tumango na lang si Ella at saka dinilaan ang kutsara. Sarap na sarap talaga siya sa peanut butter. Delicious! Pumikit-pikit pa siya sabay dila sa kanyang labi. Ang baboy talaga. Nakangwing sawi ni Blake. I'm not pig. Inarapan lang ni Blake ang dalaga. I'm still hungry. I want puto. Ubus na kasi ang peanut butter. Okay. Kinuha ni Blake ang cellphone niya. Medyo lumayo siya kay Ella dahil may kausap siya sa phone. Napangiti na lang ang dalaga. Napansin niya kasi na kapag humihingi siya ng pagkain kay Blake ay hindi na nagre-reklamo ang binata. Kapag sinabi ni Ella na gusto niya ng ganito, lalabas si Blake saglit sa kondo tapos pagbalik niya, dala na niya kaagad ang pagkain hiningi ng dalaga. Okay, hurry up. Wika ni Blake sa kanyang kausap. Binalingan ni Blake si Ella. Stay here. Hintayin mo na lang ako. Aalis na ako. Pagpapaalam ng binata. Pinanood lang ni Ella si Blake na umalis. Ella wants puto. Hindi mahihirapan si Blake na maghanap. Siyempre, ang mahal niyang kaibigan pa rin ang maghahanap. Okay na din naman si Michael at ang kasintahan niya. Here's your rice cake widow. Puto for short. Natatawang inabot ni Michael kay Blake ang puto. Ang bilis ha. Bago luto ba ito? Of course, dude. Kailan ba matatapos ang paglilihi ni Ella? I don't know. Bakit? Napapagod ka na bang maghanap? Blake raised his eyebrows. Hindi. Enjoy nga eh. Hindi nakakapagod. Kulang pa ang paghahanap ko. Ngiting aso na sabi ng kaibigan niya. Kuya Blake! Muntik nang mabitawan ni Blake ang hawak niya nang lumabas si Dara sa kotse. Nasa likod niya lang ang driver at bodyguards niya. Masyado siyang iniingatan ng mga magulang nila kaya palaging binabantayan ang kanyang kapatid. She's spoiled brat kaya lahat ng gusto dapat na ibigay. Hold my bag. Take care of it. Mahalaga pa yan sa life mo. Ipinahawak niya ang bag sa isa sa mga bodyguards niya. My brother, you're selling... what's that nga ba? Small cake? Who invented that? Cool. Namamanghang sabi ni Dara habang nakatingin sa hawak ng kanyang kuya. Puto ito, huwag kang alien. Give me puto,
Hindi pa ako nakakatikim niyan. Bigla niyang inagaw kay Blake ang hawak nito. Parang tumigil ang paghinga ng binata nang kumuha si Dara ng isang puto. Kakainin na niya sana pero mabilis na inagaw ni Blake ang puto sa kamay ng kanyang kapatid. Hindi ka spoiled sa akin kaya hindi kita bibigyan. Lumayas ka na rito kung ayaw mong maban. Easy dude, she's your sister. Natatawang sabi ni Michael. Wala akong pakialam. Ang bait mo talaga, Kuya Michael. Unlike my evil brother. Just comprehend him. Brothers knows best din naman. So, best pala yung hindi ako bigyan ng puto at ipaban ako dito sa condominium building niya? Worst na yun, Kuya Michael. Hinayaan lang ni Blake ang dalawa na mag-usap. Babalik na si Blake sa loob. Hinihintay pa siya ni Ella. Kuya, wait! Binilisan ni Blake ang paglalaka dahil nakasunod na pala sa kanya si Dara. Ang bilis mo! Meron ka bang lahing kabayo? Reklamo ni Dara habang nakasunod sa kuya niya. Tandaan mo na magkalahi tayo. Hindi na nakasagot si Dara kaya nagpapasalamat si Blake na tumahimik na ito. Nauna ako! Nagulat si Blake dahil nasa unahan na niya si Dara. Hawak-hawak ng kapatid niya ang suot niyang heels. Nakapaan na lamang siya ngayon. Mukha kang pinabayaan ng parents natin. Kunot noon na sabi ni Blake. Pumasok na sila sa elevator. Pinagtitinginan sila ng ibang sakay nito. Wear your heels? Dumb, nakakahiya ka. Bulong ni Blake sa kapatid niya. Mas nakakahiya ka. Para kang delivery boy because of that puto. Bulong ni Dara sa kanya. I shouldn't be ashamed. Para naman sa mag-ina ko ito. Kapag sinasabi ni Blake na mag-ina ko, parang tumatalon ang puso niya. Ang sarap sabihin at pakinggan. Oh, you're a man na rin kuya. Finally, nagbinata ka na din. Muntik nang mahampas ni Blake si Dara nang hawak niya dahil sa pagtili ng kapatid niya. Nagpakahirap siyang makipagbulungan tapos titili lang ito. Walang hihinga. Wika ng matabang lalaki na nasa unahan nila. Why? Tanong ng isa. Maglalabas lang ako ng sama ng loob. Emergency. Hindi ko na kaya. Patawarin sana ninyo ako. Hindi pinansin ni Blake ang sinabi ng matabang lalaki. Maya-maya, umalingasaw na ang nakakadiring tunog sa elevator. Langya na balyena. Bumuga ng carbon dioxide. Saad ni Blake. Kaagad siyang tumalikod sa lalaki dahil sa mabaho at nakakasukang naamoy niya. Ang baho! Air! I need air! Katapusan ko na ata. Mamamatay ako dahil sa utot mong langya ka. Kanya-kanyang reklamo at takip ng ilong ang mga nakasakay sa elevator. Ang lakas ng loob ng whale na ito. Sa unahan pa talaga namin siya tumayuwa. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kalupitan. Sabi ni Blake sa kanyang isipan. Inilagay niya sa loob ng t-shirt niya ang puto. He needs to protect his puto dahil baka may makapasok na masamang hangin sa puto at malason pa si Ella at ang baby. Kahit at expensive na perfume ko, hindi kayang palayasin ang bad air na yan. Reklamo ni Tara. Halos masuka si Blake. Kung kanina kaya niya pang maging kalma dahil sa kakulitan ni Dara, this time, hindi na ata dahil sa lalaki. Humanda talaga ito kapag nakalabas si Blake ng buhay sa elevator. Magdasal na sana siya na papatay si Blake ng pesting utot niya. Goodbye, Earth! Sabi ng babae tapos bigla na lang siyang nahimatay. Nahimatay dahil sa utot. Si Blake na ata ang susunod kapag hindi pa siya nakalabas. Lihim na nagpasalamat si Blake nang bumukas ang elevator. Nasa floor na niya. Itinulak ni Blake ang mga nakaharang para mauna siyang lumabas. Sumunod naman si Dara na hindi na maipinta ang mukha. You! Itinuro ni Blake ang lalaki. Pagbabayad ka. Isa kang lapastangan. Hindi mo kilala ang taong pinahirapan mo sa pestang elevator na iyan. From now on, you aren't allowed to use that elevator. Kakasuhan kita ng attempted murder. Tinangka mo kong patayin gamit ang utot mo. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Don't you dare run away dahil alam ko kung saan ka mahahanap. Mahabang litanya ni Blake. Pabatuhin niya pa sana ito ng heels ni Dara. Mabuti na lang, sumara na ang elevator kaya hindi na niya magawa.
Langyat? Intense. How about me? I'm a victim din naman. Mag-isip ka na ikakaso mo sa kanya. Huwag kang gaya-gaya sa attempted murder. Saad ni Blake at pumasok sa condo unit niya. Labas! Utos ni Blake sa kanyang kapatid. No way! Ate Ella? Where are you? I'm here! Lumabas mula sa kwarto si Ella. Ate! I miss you! Niyakap ni Dara si Ella. How are you? How's my pamangkin? Can he or she breathe inside there? I'm okay. Hindi ko nga alam kung okay lang si baby. Baka hindi siya makahinga sa tiyan ko. Paano kung nasasakal na siya ng lamang loob ko? Wag sana. Napailing na lang si Blake sa mga pinagsasabi ni Ella. Here's your order. Sabay pakita ni Blake sa hawak niya. Ayaw ko na niyan. Ang tagal mo kasi. Napakunot noo ang binata dahil sa sinabi ni Ella. Muntik na kasi siyang malagutan ng hininga dahil sa puto tapos sasabihin lang ng dalaga na ayaw na niya. Kakainin mo ito whether you like it or not. Inilapag ni Blake sa table ang puto. Bad trip? He muttered, then pumasok sa kwarto niya. He need to take a rest. Pakiramdam niya kasi maraming energy ang nawala sa kanyang katawan. Free time since vacation na din nila. Dara is so excited because this coming school year ay grade 10 na siya. Magkakaroon siya ng vacation trip sa Italy sa susunod na linggo. Gift iyon sa kanya ng daddy niya. Dalawa dapat sila ng kuya niya na pupunta sa Italy pero ayaw ni Blake dahil priority nito si Ella. Ibang-iba na talaga ang kuya niya pero para kay Dara, hindi pa naman totally nagbabago ang kapatid niya. Blake is still her evil brother. Dara decided to visit him and Ella dahil gusto niyang makipag-bonding sa kanila before she go to Italy. Ang iba kasi niyang pinsan ay busy din sa kanilang bakasyon. What brought you here? Nakangiting tanong ni Ella kay Dara. Gusto kitang yayain mamasyal. Pupunta na kasi ako sa Italy. Next month pa ang balik ko. I'm gonna miss you ate and my pamangkin. Gusto kitang makasama before I leave. How about your kuya? Sasama din ba siya sa iyo? Napangiti si Dara. Nakikita niya kasing parang kinakabahan si Ella sa maaari niyang isagot. No, hindi ka niya pwedeng iwan. Ganun pa? Anong gusto mong gawin ngayon? Just tell me. Mamasyal tayo? Is it okay with you? Kumislap naman ang mga mata ni Ella. Of course, naiinip na din ako dito. Masyadong boring kasama ang kuya mo. Natawa naman si Dara dahil sa sinabi ng ate Ella niya. You're right, boring talagang kasama si kuya. Dara? Yes? Nasa lahi ba ninyo ang tumawa ng walang dahilan? Curious na tanong ni Ella. Ha? Huh? Hindi naman. Why? Ngumiti naman siya then she shook her head. Wala. Come on, change your clothes na. Sumama ka sa akin. Hindi ako pinapayagan ni Blake na lumabas. Baka magalit siya kapag sumama ako sa'yo. Magpaalam ka. Tell him na ako naman ang kasama mo. Tumango naman si Ella bago pumasok sa room nila ni Blake. So one room lang sila? Ew? They looks like husband and wife. Kinikilig na sabi ni Dara. After 5 minutes, lumabas na si Ella sa room nila. She's wearing a simple dress and pair of flat shoes. Nakalugay ang buhok nito. Medyo magulo ang kanyang buhok pero ang ganda niya pa din. I'm so naiinggit. Guluhin ko din kaya ang hair ko para maging kamukha ko si ate. Saad ni Dara habang nakatingin kay Ella. She wore her high heels para ready to go na sila. Let's go? Sabay silang lumabas sa condo ni Blake. Nagpaalam ka ba sa kanya? Oo naman. Nakangiting sagot ni Ella. Anong sabi niya? Wala. Tulog kasi siya nang nagpaalam ako. Ang tagal magising kaya umalis na lang ako. Dara swallowed. Oh my gosh, akala ko pinayagan ka. What if magising si kuya tapos wala ka, Ate Ella? But it's okay lang naman. Sorry my dear brother, magpakahirap kang maghanap. Akin muna mag-ina mo. May iniwan naman ako letter for him, if ever na maghanap siya. Nandun ang sagot sa letter. Anong nakasulat sa letter? Blake, kung hahanapin mo ako, nandito lang ako sa lugar kung saan wala ka. Kung hindi mo alam, humingi ka ng tulong kay Dora.
Dara chuckled. Even her, hindi alam ang lugar na iyon. Patay talaga sila kay Blake. Nakarating na sila sa kotse ni Dara. Masaya siya dahil hindi na nagkaroon ng problema sa elevator katulad kanina. Ang totoo, natakot si Dara kanina. She thought, katapusan na niya dahil sa masamang hangin na nalanghap nila. Open the door for her. Utos ni Dara sa driver niya. Tumango naman ito pagkatapos pinagbuksan niya ng pinto si Ella. Sunod ay si Dara naman. Umalis na ang kotse. Nakasunod ang isa pang kotse sa kanila kung saan nakasakay ang bodyguards ni Dara. She can't go without her bodyguards. Where are we going, young princess? Tanong ng driver ni Dara. Kuya, hindi po young princess ang name niya. Dara po, saad ni Ella. Ma'am, alam ko po. Young princess po ang tawag ko sa kanya bilang tanda na rin ng paggalang. Wow, cool! Parang sa kingdom lang. How about Blake? We called him young prince pero ayaw niya. Gusto niya tawagin namin siyang young master. Sagot naman ng driver. Naalala ni Dara noong 10 years old ang kuya niya. Tinawag siyang young prince ng maid nila kaya nagalit si Blake at pinalayas niya ang kanilang maid. Hindi lang naman isa ang napalayas niya, madami na. Nang magkaroon si Blake ng kondo, naging permanent na ang mga maids sa bahay nila. Kaya nga takot ang maids nila Dara na umuwi ng bahay si Blake dahil paniguradong mababawasan na naman sila. Wala pa namang nagagawa ang parents nila. Once na ang binata na, ang nag-decide. Manong, sa shopping mall po. Kinuha ni Dara ang salamin sa pocket niya, then she checked her cute face. Mukha talaga siyang Barbie. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating din sila. Pinagbuksan sila ng pintuan. Tara na! Hinawakan ni Dara ang kamay ni Ella saka sila tumuloy sa loob. Let's buy your maternity dress. Walang sinasabi si Dara na hindi niya gagawin. Pumili siya ng maternity dress for Ella. Maganda ang taste niya kaya sigurado siya na bagay kay Ella ang mga napili niya. Hindi ginawang basihan ni Dara ang measurement ng body ni Ella dahil alam niya na magiging malaki pa ang bulge ng dalaga. Sobrang dami naman yan, Dara. Ibinigay ni Dara sa mga bodyguards niya ang 20 pieces of shopping bags na puro dress ni Ella. Mas madami, mas happy. Dalhin mo ito sa car. Bumalik ka because may idadagdag pa ako dyan. Yumuko naman kay Dara ang bodyguards niya saka nagmadaling umalis. Umikot pa silang dalawa. Dara, so, wig, sunglasses, and mustache. Isinuot niya iyon saka nagrampa sa harapan ni Ella. Nagpost din siya ng nakakatawa. Tumawa si Ella. You look awful. Ikaw din. Sabay tawa din niya. Pareho na silang nakasuot ng wig, sunglasses, and mustache. Kung ano-anong kalokohan ang ginawa nila. Nasira. Pareho silang natawa nang biglang naputol ang ulo at kamay ng manikin. They tried to fix it pero ayaw bumalik. I think we need to leave na. Before pa tayo matawag na murderer. Hinila na ni Dara paalis sa Ella. Intense? Sabay pa silang nagtawanan. Let's eat. Pumunta sila sa malapit na restaurant. Umorder sila ng foods na nagustuhan nila. Natuwa si Dara sa kanyang isip dahil parang bata kung kumain si Ella. Curious siya kung ano ang reaksyon ng kuya niya kapag nakikita nito na ganito kumain si Ella. Ang sarap nito. Napangiwi si Dara nang nilagyan ni Ella ng ketchup, ang green leaf at beans sa kanilang takan. The way she eat, parang iyon na ang pinakamasarap na kinain niya. Hindi na nakakain ng maayos si Dara dahil masyado siyang nalibang sa panonood kay Ella. Kuya, meron ba kayong peanut butter? Tanong ni Ella sa waiter. I'm sorry ma'am, wala po. Nagpout si Ella dahil doon. Don't tell me ate, gusto mo rin ng peanut butter with ketchup? Ganun ba kapag pregnant? Kahit anong taste, kaya ng sikmura nila? Then, I salute you na, ang tapang ng stomach mo. Busog na din sa wakas. Tapos na din sila sa pagkain. Tara ate, punta tayo sa mga store dito. Pagkatapos magbayad ni Dara ay umalis na sila. Dara, naiihi ako. Wait lang, punta lang ako CR.
I'll go with you, ate. Wag na, kaya ko ng sarili ko. Pero, sasabog na talagang pantog ko. Wala nang nagawa si Dara dahil umalis na si Ella. Iihi lang naman siya kaya wala naman siguro akong dapat na ipag-alala. Saad ni Dara. Namasyal na lang muna sila while waiting Ella. Nakaramdam ng ginhawa si Ella nang sa wakas ay natapos na din siya sa pag-ihi. Pagkatapos niyang hugasan ng kamay ay lumabas na siya sa CR. Nag-enjoy talaga ang dalaga ngayong araw. Masaya siya na makasama si Dara. Akala niya maarte ang kapatid ni Blake pero hindi naman pala. Sobrang layo nito kay Blake. Sayang nga lang at aalis siya. Pangarap din ni Ella na pumunta sa Italy pero mas gusto niyang pumunta sa place ni Dora at Doraemon. Napahinto si Ella sa paglalaka dahil may isang lalaking humarang sa dinadaanan niya. Nakasuot ito ng hoodie jacket at black sunglass. Nanginig ang tuhod ni Ella. Ang lalaking kaharap niya ay ang nakabangga niya at ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang hinubad ng lalaki ang suot na hood at sunglass. Napalunok siya. Pumilis din ang pintig ng puso niya. Pakiramdam ni Ella. Pinagpapawisan siya ng malamig. Finally, I found you, darling. He flashed his sweet smile and caressed her cheeks. I'm not darling, I'm Ella. Tumaas ang kilay ng lalaki dahil sa sinabi ng dalaga. Don't fool me. You're not Ella because you are... Wala akong naririnig, wala kang sasabihin, blah blah blah. Tinalikuran na ni Ella ang lalaki pero nagulat siya nang bigla siya nitong hinila pabalik sa kanya. Kinilabutan ang dalaga dahil sa simpleng paghawak nito sa kanya. You can run, but you can't hide. Come back. I don't want to chase you, darling. He whispered. I don't know you. Pakawalan mo ko. She pushed him away from her. You are just mistaken. I'm not the person you're talking about. Huling tinalikuran ni Ella ang lalaki. Yes, you are. Huwag kang mamuhay sa katauhan ng iba. Hindi maitatago ng kainusentihan mo ang totoo mong pagkatao, lalo na ang pinagmulan mo. Mariing napapikit si Ella sa sinabi ng lalaki. I will let you leave now, but next time, you will come with me. I will guide you back to your peers, darling. Napailing na lang si Ella saka tuluyang umalis. This is bad, real bad. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hindi niya na alam kung saan siya dinadala ng mga paa niya. Sunod-sunod na napamura si Blake habang sinusubukan niyang tawagan ang kapatid niya. Answer my call, Dara! Blake is on his way trying to find Ella. Nang magising siya ay wala na ang dalaga sa kondo. Blake, kung hahanapin mo ko, nandito lang ako sa lugar kung saan wala ka. Kung hindi mo alam, humingi ka ng tulong kay Dora. Iyan ang nakasulat sa letter na iniwan ni Ella. Seriously, saang lugar ba iyon? At bakit ako hihingi ng tulong kay Dora? Mapa ba siya? Tanong ni Blake habang mabilis na nagmamaneho. Answer your phone! Bakit ayaw mong sagutin? Marami na siyang missed calls kay Dara pero walang sagot. Dumb! Hinampas niya ang manibela because he feel frustrated. Oh thanks God, you answered my calls! Where's Ella? Pasigaw na tanong ni Blake nang sagutin na ni Dara ang tawag niya. Don't shout! I'm not deaf, brother! I'm asking you, where is Ella? Naghari ang katahimikan sa kabilang linya. Kinabahan na naman si Blake. I don't know. Hinahanap ko nga siya. We were together, but she left dahil she needs to pee raw kasi. But it took 10 minutes at hindi pa din siya nakakabalik. Kuya, I'm so sorry. Napamura siya sa kanyang isip. Nasaan ka ba? Here, sa shopping mall. Near sa condo mo. Okay, I'm on my way. Tapos na niya ang tawag. Binalisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Tila binubuhay na naman ni Ella ang demonyong humihimlay sa katauhan ni Blake. Oh my, thanks at dumating ka kuya. Sinalubong ni Dara si Blake. Hindi ko naman kasi alam. Akala ko kasi babalik din siya kaya hindi ko na siya sinamahan. Itinaas ni Blake ang kanang kamay niya para matigil na si Dara sa pagsasalita. I don't need your explanation.
Malamig na tugon ni Blake at dinaanan niya lang si Dara. He eyed in every part of the mall. Pumunta siya sa CR dahil doon pumunta si Ella kanina. May nakasulubong siyang lalaki and Blake hate his presence. Missing? Natigilan ang binata sa paglalakad at napalingon sa lalaking nakasalubong niya. Nakatayo lang siya at nakatalikod kay Blake. Kahit mahanap mo pa siya, sa bandong huli, mawawala pa din siya sa iyo. Whatever, dude. Alright, find her. Well, at least now, I found my lost. Akmang lalapitan na sana siya ni Blake, pero nakita niya ang cellphone na nakatapat sa tenga nito. May kausap pala ito, pero bakit pakaramdam ni Blake sa kanya niya sinabi ang mga iyon? Maybe it was just a coincidence. Tinalikuran siya ng lalaki at nagpatuloy na lang si Blake sa paglalakad. Good luck! Huling sinabi niya, pakiramdam ni Blake, nakangisi pa siya nang sinabi niya iyon. Sinubukang lumingon ni Blake sa kinaroroonan niya pero wala na ang lalaki. He shook his head. Blake needs to find Ella. Ella! Tawag ni Blake nang makarating siya sa labas ng pintuan ng girls' comfort room. Kumatok ang binata ng paulit-ulit. Napahinto lang siya nang biglang bumukas ang pintuan. Nakita mo ba si Ella? Tanong niya sa babae. Medyo nagulat naman siya sa tanong ng binata. Hindi ko po kilalang hinahanap ninyo. Medyo kinakabahan na sagot niya. Langya, bakit ko nga ba tinatanong ang taong wala man lang kahit konting ideya kay Ella? Bobo Blake, nabobobo ako dahil sa iyo Ella. Reklamo ni Blake. Hindi naman pala, kaya alis na. Pinilit ni Blake na magsungit. Nagmamadali namang umalis ang babae. Napabuntong hininga na lang ang binata. Hindi na siya makapaghintay. He need to find her. Napatingin na si Blake sa pintuan na nakasara pa rin ngayon. Hindi naman siguro makasalanan kung papasok ako sa CR ng mga babae, di ba? Lumingon-lingon si Blake sa paligid at nagpasalamat siya dahil walang ibang tao maliban sa janitor at janitress na naglalandian sa tabi ng basurahan. Kung si Blake lang ang big boss sa shopping mall, ay talagang tatanggalin niya ang dalawa. Naglalandian lang naman kasi ang mga ito, hindi nagtatrabaho. Blake, count 1-3, then he kicked the door. Napangisi siya nang masira niya ang pinto. Pumasok siya sa loob at lahat ng babae ay nakatingin sa kanya. Inilagay ni Blake ang kanyang kamay sa trouser niya at tumikim. Huwag kayong kikilos ng masama kasi rape. Oh my God, may rapist! Kinikilig na tilian nila. Napalunok si Blake. Dream on. What I mean is, huwag kayong mag-iisip ng masama. May hinahanap lang ako. Pagtatama ng binata sa mahalay nilang utak. Ay, sayang. Akala ko rape na. Malungkot na sabi nila. Meron ba kayong nakitang babae? Kami. Hindi ba kami babae para sa iyo? Napamura si Blake. Pinapahirapan pa kasi talaga siya. Kinuha niya na lang ang kanyang cellphone at hinanap ang picture ni Ella sa gallery niya. Nakita ba ninyo ang babaeng ito? Tanong ni Blake saka ipinakita sa kanila ang picture ni Ella. Hindi, sagot ng isa. She looks familiar. Saan ko nga ba siya nakita? Sa ad ng isa pang babae na parang may pilit na inaalala. Familiar? So, you saw her then? Maybe. Dito mo ba siya nakita? Saan pumunta? No, I mean, I saw her before. Sa isang party. I think, oh my, that brat? Gulat na sa ad nito habang nakaturo sa picture ni Ella. Blake saw fears in her eyes. Hindi alam ni Blake kung bakit takot ito sa picture ni Ella. Maganda naman ang picture. Kuha iyon sa mismong graduation day nila. Matagal mo na siyang kilala at sa party pa? Nagtataka talaga si Blake. Kilala niya ang dalaga at hindi naman ito party goer. If you met her, what is her name? He just want to make sure kung si Ella nga ba ang tinutukoy ng kausap niya. She is... Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil nag-ring ang cellphone ni Blake. Kaagad niya itong sinagot. Thank God, kuya. Nandito na si ate. Hinahanap ka niya. Pumunta ka sa parking lot. Saan ni Dara sa kabilang linya? Tinapos kaagad ni Blake ang tawag nang marinig niya iyon. Kumari pa siya ng takbo patungo sa parking lot. Dumb! He want to see her, touch her, hug her and kiss her. Dara! Kuya!
Itinuro ni Dara si Ella na inosenteng nakasandal sa kotse habang may lollipop na nakasubo sa kanyang bibig. Blake! Tawag ni Ella sa binata. Umiti pa siya at kumaway kay Blake. Parang gustong mapamura ni Blake sa kainosentihan ng dalaga. Sinabihan ni Blake ang kapatid niya na umalis muna. Ayaw niya pa sana pero napilitan na siyang umalis nang sinamaan siya ng tingin ni Blake. Ngayon ay sila na lang ni Ella ang nasa parking lot. Blake! Bakit ka umalis? Gusto ko lang kasing samahan si Dara. Bakit hindi ka nagpaalam? I did, pero tulog ka. Blake clenched his fist. What's the use of it kung hindi ko naman narinig? Wala talagang isip. Blake, you stubborn. I hate you. I hate you kasi akala ko iniwan mo na ako. I hate you kasi pinapakaba mo ako. I hate you kasi bumibilis ang pintig ng puso ko dahil sa'yo. But I hate myself more. Damn it! I'm sorry. Lang niya na sorry iyan. Palagi na lang. I hate your sorry, Ella. He hate it because it's proportion of his weakness. Why people always hate me? Am I not good adequate to be loved? Tumingin siya sa mga mata ni Blake. But I love it when people hated me. Masaya. Dagdag pa ng dalaga. But when I heard that, you hate me too? I felt broken sad. Odd. Namanghang saad ni Ella. Hinuwakan niya ang pisngi ni Blake at saka siyang nginitian. Kaya kong kamuhian ako ng ibang tao, pero hindi ko kayang kamuhian mo. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Blake, don't hate me. It hurts. Malumanay na sabi ni Ella sa kayumuko. Magagalit ka ba kapag niyaya kitang magtanan? Nagulat ang binata sa tanong ni Ella. Anong sinabi mo? Tanan? I want to be with you until I give birth to your baby. Ha? Huh? Nakatira na tayo sa iisang bubong. What's the use of runaway? Isa pa independent ka. Hindi na matatawag na tanan iyon. Ikaw ang itatanan ko. Ilalayo kita saglit sa pamilya mo. Matatawag na ba iyon na tanan? Ano bang sinasabi mo dyan? Umayos ka nga, babae ka. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Call me stupid, crazy, or anything. I don't care. I just want to be with you until I give birth. Bakit ka gusto mong lumayo? Maganda naman sa kondo ko. Yes or no? Nakangiting tanong niya. Ano ba naman iyan? Galit pa ako tapos iyayain mo ako magtanan? Crazy, but I love the idea. May utak ka na ata, Ella. Pumapayag ka? Yes, but it doesn't mean we were okay. Inirapan ni Blake si Ella at naunang pumasok sa kanyang kotse. Sumunod naman ang dalaga at tila tuwang-tuwa pa. Tanan? Magtatanan kaming dalawa? Itatanan niya ako? Lang niya, bakit parang kinikilig ako? Saad ng binata sa kanyang isip. Hindi rin nagtagal ay nakarating si Ella at Blake sa isang province. Sakop lang din ang Luzon. Pero mahirap din siyang hanapin dahil medyo malayo sa kabihasnan. Maliit lang ang rest house na titirhan nilang dalawa. Pero okay na din iyon para kay Ella at Blake. Ito po ang susi. Enjoy your vacation here. Ma'am and sir, if you need anything, here's our calling card. Inabot ng caretaker kay Blake ang susi at ang calling card. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya kay Ella at Blake. Itinabi ni Blake ang mga gamit nila nang tuluyan na silang makapasok sa loob. Ang ganda! Parang nasa unang panahon lang tayo. Saad ni Ella habang naglilibot sa buong silid. Salamat at sumama ka sa akin. Nakangiting sabi ng dalaga kay Blake. Hindi maintindihan ni Blake kung bakit naisipan ni Ella na magtanan. Weird para kay Blake dahil ibabalik daw siya ni Ella sa pamilya niya kapag nanganak na siya. May iniiwasan ba siya? Bakit kailangan kapag nakapanganak pa siya? Hindi mapigilang itanong ni Blake sa kanyang isipan. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi sinagot ni Blake ang tanong ng dalaga. Pumunta ka na sa room para makapagpahinga. Aayusin ko lang ang mga gamit natin. Pero Blake, go! Itinuro ng binata ang hagdan patungo sa kwarto. Tumango naman si Ella.
saka walang ganang naglakad papunta sa kwarto. Kailangan niya munang magpahinga dahil medyo malayo din ang naging biyahe nila. Inayos ni Blake ang mga gamit nila ni Ella. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay nagpa siya ang binata na puntahan ang dalaga. Go away! Natigilan si Blake dahil biglang nagsalita ang dalaga. Naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang natutulog na si Ella. Ano bang mayroon sa panaginip mo at mukha kang takot na takot? Hindi niya mapigilang itanong. Ayokong bumalik! Ayoko! Baka sa tinig ni Ella ang takot. Shhh! Tahan na! Saad ni Blake saka pinunasan ang kaunting luha na pumatak sa pisngi ng dalaga. Nang masiguro ni Blake na okay na si Ella, ay lumabas ulit siya dahil kailangan niya pang maghanap ng pagkain. Lumipas ang ilang buwan. 5 buwan nang buntis si Ella. Ang laki na ng tiyan niya. Natatakot tuloy siya na baka mahulog si baby. Nasanay na rin sila ni Blake sa environment sa province. Sa loob ng 1 buwan ay walang naging communication si Blake sa family niya. May rason ang dalaga kung bakit sila umalis. Sasabihin niya din naman kay Blake but not now. Aling Marie, nasaan po si Blake? Pagkagising ni Ella ay hinanap niya kaagad si Blake. Medyo naging antuki na kasi talaga siya. Si Aling Marie ay katiwala na nila ni Blake dito. Pumupunta siya dito kapag may pupuntahan si Blake or maipapatulong siya sa pagkain. Nasa bayan ining, may bibilhin lang daw? Ah, ganun po ba? Sige po. Kumain na po kayo. Nagtimpla ako ng gatas at may mga prutas din akong dala. Bagong pitas lang ito sa bukid. Mahal ka talaga ng kasintahan mo. Naalala ko tuloy nung kabataan namin ang asawa ko. Muntik nang masamid si Ella. Ang alam kasi ng mga ito ay boyfriend and girlfriend sila ni Blake at totoong nagmamahalan. Kailangan nilang magpangga para wala ding may makakilala sa kanila. Ngumiti na lang si Ella saka uminom ng gatas. Maganda po ba sa bayan? Oo naman. Mula nang pumunta sila dito ay hindi pa nakakapunta sa bayan si Ella. Ayaw kasi ni Blake na umalis ang dalaga sa rest house. Kapag may check-up si Ella sa OB niya dito ay ang OB niya mismo ang pumupunta sa kanya. Wala siyang pinagkakaabalahan dito kaya naiinip talaga ang dalaga. Wala din siyang masyadong kakilala kundi si Aling Marie lang at ang anak nitong babae. Pakiramdam niya tuloy, isa siyang bilanggo. Ay, mabuti pa si Blake nakakapaglibot dito. Siguro, madami na siyang friends. Madaya talaga siya. Gusto ko din pumunta sa bayan. Samahan po ninyo ako. Naku, hindi maaari. Magagalit si Blake. Napasimangot na lang si Ella. Ano po ba ang pwede kong gawin dito para naman hindi ako mainip? Nais mo bang mamitas ng bulaklak dyan sa hardin? Malapit dito? Opo, pwede po ba? Oo naman. Kay Mayor ang malaking hardin na iyon. Maraming magagandang bulaklak ang nakatanim doon. Kahit sino ay pwedeng mamitas. Samahan mo po ako. Gusto kong mamitas ang bulaklak. Excited na sabi ni Ella. Sige, pero kumain ka muna. Tumango naman ang dalaga at sinunod ang sinabi ni Aling Marie. Hindi mapigilang mapangiti ni Ella habang pinagmamasdan ang kabuuan ng hardin. Grabe, milyon na ata ang bulaklak na nakatanim dito. Ang ganda talaga. Oo naman, isa ito sa mga may pagmamalaki ng probinsya namin. Hindi ko alam na may ganito pala dito. Kung nalaman ko kaagad ay paniguradong palagi akong pupunta dito dahil hindi naman malayo sa rest house. Magmula ngayon, palagi na akong pupunta dito. Hinawakan at pinagmasdan ni Ella ang iba't ibang uri ng mga bulaklak. Inay! Inay! Sabay silang napalingon sa batang babae na tumatakbo patungo sa kanila. Oh, ano at pumunta ka dito? Mayla. Nasa bahay po si Tia. Hinahanap kayo. Gusto ko yung makausap. Sinasapahan ko pa si Ate Ella mo. Sabihin mo sa susunod na araw na lamang. Okay lang po. Puntahan mo na siya. Kaya ko naman ang sarili ko. Malapit lang naman ang bahay. Sige na po, umalis na kayo. Sigurado ka ba, Ineng? Ngumiti si Ella at tumango sa kaharap niya. Sige, pasensya na talaga. Susubukan kong bumalik ka agad. Nagpaalam ang mag-ina kay Ella kaya naiwan siyang mag-isa sa hardin. Naglakad-lakad na lang siya.
Napangiti si Ella dahil may nakita siyang kulay puting paru-paru. Nasa bulaklak ang dalawang paru-paru. Pakiramdam ni Ella, may relasyon ang dalawa. Pwede rin bang magkaroon ng relasyon ang mga katulad nila? Tao nga may relasyon, paru-paru pa kaya? Kailan kaya sila nagkaroon ng relasyon? Meron na ba silang baby butterfly? Habang kinikilig si Ella sa dalawang paru-paru na sobrang sweet, ay may biglang umeksena. May isang kulay itim na paru-paru na tumabi sa kanila. Hindi maganda ang pakiramdam ng dalaga sa itim na butterfly na kung sa tao, may kerida, mang-aagaw. Siyempre, meron din sa butterfly. And that freaking black butterfly is the paramour or usurper. Panira siya sa sweet moment ng dalawa. Parang tinusok ang puso ni Ella nang lumipad ang isang puting paru-paro kasama ng itim na paru-paro. Naiwang mag-isang isa pang puting paru-paro. Wow, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Walang hiya naman iyang asawa mo? Iniwan ka lang bigla? Sumama pa talaga sa itim na butterfly na iyon? Kawawa ka naman. Don't worry, mas marami pang ibang paru-paro dyan. Yung deserve ang love mo. Huwag kang iiyak. I'm here. I won't leave you. Crazy. Matakot ka kapag sumagot iyan. Napalingon ang dalaga sa taong tumabi sa kanya. Isang gwapong lalaki. At ang cute niya para sa dalaga. Hindi naman sasagot iyan. Malay mo naman, sumagot bigla. Hindi yan? Bago ka dito, Manila girl? Saan nito? Hi, I'm Reese. How about you? Napanganga si Ella nang umiti ang nagpakilalang Reese. Ella, nice name. Kailan ka pa dito? Vacation mo? Medyo matagal na din. Oo, nagbabakasyon ako dito. Dito ka nakatira? Yes, pero may bahay naman kami sa Manila. Special kasi ang lugar na ito sa family namin. Dito nagmula ang lahi namin kaya hindi rin madaling iwanan lalo na at mahalaga ang tungkulin ng pamilya ko sa lugar na ito. Sa itsura niya, mukhang hindi mo masasabing lumaki siya sa probinsya. Para siyang Manila boy at halata rin na rich kid. Sigurado si Ella na kilala ang pamilya ni Ray sa lugar na ito base na rin sa mga sinabi niya. Buntis ka? Tanong nito habang nakatingin sa tiyan ni Ella na halata na talaga ang umbok. Oo. That means may asawa ka na? Ha? Meron. Wala. Meron. Wala pala? Napahawak si Ella sa bibig niya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba. Ang cute. Bahagyang uminit ang magkabilang pisngi ni Ella dahil sa sinabi ni Reese. Boyfriend pa lang? Kung ganoon, nasaan ang boyfriend mo? Nasa bayan. He nodded. Pumita siya ng iba't ibang uri ng bulaklak. Pinanood lang siya ni Ella. For you. Inabot ni Reese kay Ella ang isang puting rosas. Salamat. Gusto mo bang sumama sa akin? Ipapakilala kita sa family ko. Dapat ay welcome ang mga katulad mo dito. Kasi tara na, ihahatid naman kita. Hindi na natapos na Ella ang kanyang sinasabi nang bigla siyang hinila paalis ni Reese. Mukhang mapagkakatiwalaan naman si Reese kaya sumama na si Ella. Gusto niya rin kasing makapaglibot dito. Magpapaliwanag na lang siya kay Blake. Para kanino nga pala iyang bulaklak na kinuha mo? Tanong ni Ella sabay turo sa isang bungkos ng bulaklak na hawak ni Reese. Para sa kapatid ko. Mahilig kasi siya sa mga bulaklak. Ang sweet mo namang kapatid? Hindi naman. Pasok, mahal na prinsesa. Natulala si Ella nang biglang binuksan ni Reese ang pinto ng kotse. Yumuko pa siya. May driver si Reese kaya magkatabi silang dalawa sa backseat. Manong, si Ella nga pala, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Reese sa dalaga. Hi po. Kay gandang binibini naman itong kaibigan mo, Sir Reese. Siyempre naman, kinindatan pa ni Reese sa Ella. Habang lulan sila ng sakyan ay natatanaw ni Ella ang magandang tanawin sa daan. Maraming puno sa paligid. Tumigil ang sakyan sa isang magarang gate. Tumambad kay Ella ang isang napakagandang bahay. Let's go! Inalalayan ni Reese ang dalaga na pumasok sa loob. Hindi maiwasang mapahanga ni Ella sa paraan ng pagbati ni Reese sa mga guard.
halatang close na close sila. Maligayang pagdating sa bahay namin. Ipinapakilala ko nga pala ang aking pamilya. Puno ng kasiyahang sabi na race at itinuro ang mga taong masayang kumakain sa mesa. Lahat sila nakangiti kay Ella kaya nginitian din sila ng dalaga. Pero unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Ella nang makita niya si Blake katabi ng isang magandang babae. Napako ang mga mata niya sa magkahawak nilang kamay. Parang may something na bumara sa lalamunan ng dalaga. Pakiramdam niya, may tumutusok sa dibdib niya. Blake, ito ba ang dahilan kaya palagi kang pumupunta sa bayan? May binibili pala ha? Anong binibili mo? Kamay ng babaeng iyan? Magkano naman? Wika ng dalaga sa kanyang isipan habang mariing nakatitig kay Blake. Habang natutulog si Ella ay pumunta muna si Blake sa bayan para mag-grocery at pumili ng vitamins ng dalaga. Pauwi na sana si Blake sakay ng kanyang kotse. Tinawagan niya dati ang katiwala niya at inutusan na dalhin ang kanyang kotse dito kaya naman may ginagamit na si Blake ngayon. Habang pinapatakbo niya ang kotse ay may babaeng tumawid sa kalsada. Medyo natamaan ang kotse ni Blake ang hita niya pero alam ng binata na hindi naman masakit dahil nagpreno kaagad siya. Hoy! Lumabas kang walang hiya ka! Papatayin mo ba ako? Alam mo bang mahalaga ang buhay ko? Paano kung napatay mo ako? Walang hiya ka, luma... Sinong walang hiya? Kunot noon na tanong ni Blake at lumabas sa sakyan. Ilang minutong nakanganga ang babae at tulala kay Blake. Wala? Walang walang hiya. Weirdo! Kanina wagas kumagalit pero ngayon sobrang bait. Taas kilay na sabi ni Blake. Hello, bago ka lang dito? Inirapan lang ni Blake ang babae sa katinalikuran. Aalis na sana siya pero napahinto si Blake dahil biglang hinawakan ng babae ang braso niya. Teka lang, aray ko. Hindi ata ako makapaglakad. Natamaan kasi ang hita ko. Huwag mo kong iiwan. Alam ni Blake na nag-iinarte lang ang babae kaya itinulak niya ito palayo sa kanya. Don't touch me. We're not close. Asik ni Blake sabay talikod ulit sa babae. Nagulat na lang si Blake nang sumampa ang babae sa likuran niya. Damn! Meron ka bang lahing unggoy? Alam mo ba na mayor ang tatay ko dito? Kapag iniwan mo ako dito, isusumbong kita. Sasabihin kong sinagasaan mo ako. Magagalit siya at siguradong papalayasin ka niya dito. Pananakot ng babae. So what kung mayor ang tatay mo? Mas kila naman ang tatay ko at mas makapangyarihan kaysa sa mayor mo. Gustong isigaw ni Blake sa babaeng iyon pero hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang pamilya dito dahil nagtatago sila ni Ella. Santil yan ang sinabi niyang apelyido sa mga tao dito. They ask him kung ano niya ba ang mga santilyan. Sinabi ni Blake na kaapelyido niya lang at naniwala naman ang mga ito sa palusot ni Blake. Sasamahan mo ko. Pabebeng sabi ng babae. No way! Kaya kitang palayasin dito. Ayaw ni Ella na umalis sila dito. Sigurado si Blake na malulungkot si Ella kapag napaalis sila. Fine! Yay! Uuwi na ako. Ipagmaneho mo ko. What? But, no buts. My wish is your command. Nauna siyang pumasok sa kotse ni Blake at sa backseat pa siya umupo. Napailing na lang si Blake. Habang nakaupo sa driver's seat, mukha na talaga siyang driver ng babae. Tamad na binuhay ni Blake ang makina. What's your name? Tanong ng babae habang nasa biyahe sila. Where's your house? Balik tanong ni Blake sa kanya. Diretso mo lang, kapag may mansion kang madadaanan, iyon na ang bahay namin. Hey, what's your name? Tanong niya ulit kay Blake. Hindi sumagot si Blake. What's your name? Hindi ko sasabihin. Papalayasin kita. Napamura si Blake sa kanyang isip. Stop blackmailing me, you monkey. Blake hissed. Tumawa naman ang babae na parang wala ng bukas. Sa ganda kong ito, monkey. Palibhasa, sa province ako nakatira, monkey na. For your information, lumaki din ako sa Manila. Hindi ko tinatanong. Tamad na sagot ni Blake. I'm Rosana Puentes. How about you? Blake, santil yan. Parang famous iyang surname mo. Famous ka ba? No, mukha kang famous ha. Huwag na nga isipin,
Ilang taon ka na? 18. Ako naman 16. Nagulat si Blake, ang bata pa kasi ng babae. Kaedad lang ni Dara. Kuya niya na pala si Blake. Alam mo, crush kita. Ang gwapo mo kasi. Kakaiba ka. I love your attitude. Hindi na nagulat si Blake sa sinabi nito. Sanay na siyang makarinig ng ganoon. But this time, sa unggoy niya narinig. Nakarating sila sa sinasabi nitong mansion. Wala namang binatbat sa mansion ni Tanda itong mansion nila. Mayabang na wika ni Blake sa kanyang isipan. Ipinakilala ni Rosana si Blake sa pamilya niya bilang crush nito at tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Rosana. Kasi dagdag sa koleksyon na naman daw si Blake sa mga crush ni Rosana. Hindi man sabihin ni Rosana, alam ni Blake na maraming crush ang dalaga. Nagpakilala si Blake. They ask him if connected ba siya sa mga Santillan. Siyempre, he told them na hindi. Mabuti at naniwala din ang mga ito. Aalis na sana ang binata pero pinigilan siya ni Rosana. Makisali daw muna siya sa tanghalian nila. Ayaw ni Blake pero binantaan na naman siya ni Rosana. Sinabi pa nito na may baril daw ang tatay niya kaya sa bandang huli nakisalo na si Blake sa kanila. Blake had no choice but to eat their specialty meal. Nag-usap lang sila habang ang binata ay nakikinig lang. Where's Race? Rosana's mom asked. Hardin. Tipid na sagot ni Rosana. Yung hardin na malapit sa rest house nila, Blake ang tinutukoy niya. Inutusan mo na naman sigurong mabitas ng bulaklak. Opo, you know naman. Love ako ni kuya. Naiinip na si Blake. Gusto niya nang umuwi. Gusto niya nang makita si Ella at hawakan ang bulge nito na halata na talaga. Kumain ka lang. Napahinto si Blake sa pagnguya nang biglang hinawakan ni Rosana ang kanyang kamay. Bitaw. Bulong ni Blake pero ngumiti lang ang dalaga. Kahit anong pilit niyang hilahin ang kamay niya kay Rosana ay ayaw siya nitong pakawalan. Kaya no choice si Blake. Kundi hayaan na lang si Rosana na hawakan ang kamay niya. Maligayang pagdating sa bahay namin. Ipinapakilala ko nga pala ang aking pamilya. Tinig ng isang lalaki ang nagpatigil sa kanila. Napatingin si Blake sa bagong dating. Nagulat siya nang makita niya si Ella. Kuya Race! Lihim na nagpasalamat si Blake nang bitawan ni Rosana ang kanyang kamay at lumapit sa tinatawag niyang kuya. Little Princess, here's your favorite flowers. Thanks kuya! Nakangiting sabi nito habang inaamoy ang bulaklak. Pakilagay sa flower base sa room ko. Yaya, utos ni Rosana. Sinunod naman kaagad ng Yaya ang utos niya. By the way, Mom, Dad, and Rosana, meet Ella, my new friend. Saad ng lalaki saka inakbayan si Ella. Hello po, Mom and Sir. May ipapakilala din ako, Kuya. Hinilang ni Rosana si Blake, palapit sa kanya at hinarap ang dalawa. Meet Blake, my new crush. Nagawa pa ni Rosana na mag-blush habang sinasabi niya iyon. Blake, he's my handsome brother, Race. Inilahad ni Race ang kamay niya. Hindi iyon tinanggap ni Blake. Sa halip, nginisian niya lang si Race at hinila si Ella palayo sa binata. What are you doing here, honey babe? Tanong niya kay Ella. Kumunot naman ang noon ni Ella. Alam ni Blake na iniisip na naman ang dalaga na hindi siya si honey babe dahil siya si Ella. What are you doing here, Ella? Sinamahan ko si Race. Ikaw? Sinamahan ko din si Unggoy. Rosana pala. Kilala mo siya, Blake? Tanong ni Rosana. Natawa si Blake sa kanyang isipan. Ngayon, lalayuan na siya ni Rosana. Hindi na siya nito magiging crush. Of course, kilalang kilala. She's my girlfriend at magkakaanak na kami. Proud na sabi ni Blake. Anak? Kayo? Ang bata pa ninyo para magkaanak? Hindi makapaniwalang sabi ni Rosana. Walang kaso sa amin iyon. Kaya naman naming maging parents sa baby namin. Napangisi si Blake nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Rosana. Sayang naman, but it's okay. Hindi pa naman kayo kasal. Baby lang ang mayroon kayo. Crush pa din kita, Blake. Kinilabutan si Blake sa sinabi ni Rosana. Pakiramdam niya, gusto siyang agawin ni Rosana kay Ella. Kumain na ulit tayo. Join us. Pero kung ayaw mo sa foods namin, pwede ka nang umalis.
Mataray na sabi ni Rosanna kay Ella. Langyang unggoy ito? Anong karapatan niya na magtaray kay Ella? Malutong na saad ni Blake sa kanyang isipan. Rosanna, what's your words? Ella is my visitor. I respect your visitor, so respect mine too. Race and Rosanna, huwag kayong mag-away sa harapan ng mga bisita natin. Iha, pasensya ka na sa anak ko. Naturing ang anak ng mayor, ganyan ang ugali. Sige na, join us. Sige po. Napangiti si Blake dahil parang hindi man lang apektado si Ella sa pagtataray ni Rosanna. Kumain na ulit sila. Magkatabi pa rin si Blake at Rosanna at magkatabi naman si Ella at Race. Eat this. Healthy ito for your baby. Hinati ni Blake ng paulit-ulit ang karne sa plato niya nang biglang sinubuan ni Race si Ella. Dumb. Masakit palang makita na yung ginagawa mo para sa kanya. Ngayon, ginagawa na rin ng iba. Bobo ba siya para hindi maintindihan na girlfriend ko si Ella? I know, fake girlfriend lang pero sana huwag siyang masyadong malandi kasi nandito ako. Baby maker ko pa rin si Ella kaya malamang magre-react ako. Nanggigigil na sabi ni Blake habang matalim na nakatingin sa dalawa. Maawa ka naman sa karne? Bulong ni Rosanna kay Blake. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na si Blake para umuwi. Ayaw pa sana ni Rosanna pero mabuti na lang umeksa na si Mayor kaya nakaalis si Blake at Ella. Ella, paano kayo nagkakilala ng lalaking iyon? Tanong ni Blake habang pauwi sila ng dalaga. Hindi pinansin ni Ella ang binata. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Tinatanong kita kaya sumagot ka? Eh kayo, bakit kayo magkasama ng babaeng iyon? Iyan ba ang pumupunta sa bayan para bumili? Sinungaling ka? What are you talking about? Pumupunta naman talaga ako sa bayan para bumili. I don't believe you. Ang sabihin mo, ginagawa mo lang iyon na excuse para makipagkita sa babae mo. Akala ko pa naman hindi ka na playboy. Hindi na rin naman talaga ako playboy. Believe me, ikaw lang ang babaeng pinagkakaabalahan ko. Kanina ko lang siya nakilala. Munti ko na siyang mabangga at nagawa niya akong i-blackmail dahil doon. Oo. Gusto ako ng unggoy na iyon pero alam mo naman na hindi ako nagkakagusto sa babae. Sinabi niya na kapag hindi ako sumama sa kanya, ay sasabihin niya sa daddy niya na paalisin tayo dito. Mayor ang tatay niya kaya kaya niyang gawin iyon. Ayaw mo naman siguro umalis tayo kaagad dito, di ba? Mahabang litanya ni Blake. Alam niyang sapat na napaliwanag iyon. Huwag ka nang magselos, honey babe. Tukoy ni Blake sa endearment niya kanina. Corny nga para kay Blake pero feeling niya parang ang sarap manggitin. Ganoon naman talaga. Corny para sa iba pero hindi na para sa iyo. Bakit ako magseselos? Inosenteng tanong ng dalaga. Natigilan si Blake. Bakit nga ba? Bakit honey babe? Hindi ako iyon. Let me call you honey babe. Is that okay with you? Parang sina Michael lang. Sa kanila, lalabs forever ko. Sa atin naman, honey babe. Pero hindi naman tayo boyfriend at girlfriend. We're girlfriend and boyfriend. Remember? We're pretending. So para kumpleto ang pagpapanggap, we should use endearment. Tumangu-tangu naman ang dalaga. Okay, honey babe. May tinatanong pa ako. Paano kayo nagkakilala ni Race? Sinamahan kasi ako ni Aling Marie sa hardin. Doon malapit sa atin. Umalis din siya dahil sinundo siya ng anak niya. Sakto, nandoon si Race, nagpakilala siya sa akin at niyaya niya akong pumunta sa bahay nila. Pumayag ako dahil gusto ko rin makapaglibot dito. Hindi mo kasi ako pinapayagang lumabas? Huwag ka nang lumapit sa lalaking iyon. Masyado siyang malandi. Delikado, buntis ka pa naman. Ha? Huh? Hindi naman ah. Mabait naman siya. Chancing siya. Ang manyak niya sa'yo. Ako nagsabi kaya maniwala ka. Mas manyak ka kaya. Niloloko mo ba ako? Hindi. Lang niya, Ella. Ako lang ang dapat ang lalaki sa buhay mo, maliwanag? Ikaw lang naman talaga. Lihim na napangiti si Blake dahil sa sinabi ng dalaga. Don't worry, honey babe. Ikaw lang din ang babae sa buhay ko para hindi unfair sa iyo. Okay. Walang ganang sabi ng dalaga. Pakiramdam ni Blake, siya lang ata ang masaya. Parang hindi man lang kasi
Nakaramdam ng kilig ang dalaga. Ella? Tawag ng binata sa kaitinigil ang sasakyan. Humarap si Ella kay Blake at inosenteng tumingin sa mga mata ng binata. I miss you. Seryosong sabi ni Blake. Sandaling tumahimik ang loob ng sasakyan. Miss agad? Parang ang tagal nating hindi nagkita. Ganun talaga. Isang minuto lang kitang hindi nakikita. Pakiramdam ko 1 year na. Okay. Tumangutang-upa ang dalaga. Langya, parang wala lang talaga sa kanya. Ayaw ko sa corny pero ito ako, ngayon sobrang corny. Dahil inosente siya. Kahit selos at kilig hindi niya alam. Bad trip? Reklamo ni Blake sa kanyang isip. Tamad na nagmaneho ulit si Blake. Hindi na niya kinausap si Ella. Nang makarating sila sa rest house ay naunang pumasok sa loob si Blake. Blake? Napahinto siya nang bigla siyang niyakap ni Ella mula sa likuran. Napairap na lang ang binata. Pansinin mo naman ako. Napakunot noo si Blake dahil gumapang ang kamay ni Ella sa loob ng kanyang damit. Napapikit na lang siya nang maramdaman niyang humahaplos ang kamay ni Ella sa abs niya. Hindi na rin naman minamanyak ni Blake ang dalaga kaya hindi niya alam kung saan natutunan ni Ella ito. Sa lahat ng nangyari sa kanila, halik lang ang itinatak ni Blake sa isipan ni Ella. Hindi kasama ang hawak sa abs. Tumigil ka, baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Napalunok ang binata nang wala sa oras. Pinipigilan niyang gumawa ng kahit ano kay Ella, kaya sana itigil na ng dalaga ang ginagawa niya kay Blake. Ayaw mo ba? Tanong ng dalaga saka pumunta sa harapan ni Blake. Akala ko effective. Nakasimangot na sabi ni Ella. San mo natutunan iyon? Wala. Pumasok na lang bigla sa isip ko. Nagkakaroon na ata ako ng utak. Tila proud na sabi niya. Really? Namiss ko tuloy ang pagiging baby maker mo. Baby maker mo pa rin naman ako ah. Oo nga, pero may baby na sa tiyan mo kaya hindi na tayo pwedeng gumawa ng baby. Ha? Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng gumawa pa rin tayo ng baby kahit may baby na sa tiyan ko? Pwede naman. Nakangising sabi ni Blake. Hinila niya si Ella palapit sa kanya. Siniil niya kaagad ng halik ang labi ng dalaga. Hindi niya alam kung paano nila narating ang kwarto na hindi pinuputol ang halik. Inaamin ni Blake na hindi marunong humalik si Ella. Smack lang ata ang kaya nito. Sigurado ka ba talaga? Oo. Mukha ba akong hindi sigurado? I can't make love with you right now dahil iniisip ko si baby. But I can pleasure you. He said in between their kisses. Huh? Make love? Pleasure? Yeah, ganito. Then ibinaba ni Blake ang strap ng dress ni Ella. Beautiful, he said. May laman na. Natatawang sabi ng binata habang nakatingin sa dibdib ng dalaga. And then, he start to do the wonders. Higit pa rin yan ang kaya ko. Tandaan mo ito. Ako lang ang gagawa nito sa iyo. Oo, ikaw lang. I can do better. You want more? Naramdaman naman ni Blake ang pag-iling ng dalaga. I'm tired. Maya-maya ay mabigat na ang bawat paghinga ng dalaga. Inayos ni Blake ang damit ni Ella at pinahiga ang dalaga sa kama. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ni Ella at hinaplos ang buhok niya. Sorry for breaking your innocence. Blake kissed her forehead. Thank you. Napangiti si Blake nang maalala niya ang nangyari kanina. Lalo na kung paano mag-react si Ella sa ginawa niya sa kanya. Baby, lumabas ka na para makagawa na kami ng kalaro mo. Hindi joke iyon. He meant to say it. Hindi mapakali si Rosana habang pumipili siya ng damit sa closet niya. Okay na ba itong dress? Sexy ba? For me? Tanong niya pa. Napatingin siya sa kuya niya na busy sa paglalaro sa kanyang cellphone. Kuya! What? Kailangan ko na magandang damit. Pupunta ako sa rest house ni Blake at Ella. Dapat ay magandang ayos ko. Rosana, huwag kang pumunta doon. Mahiya ka nga. May girlfriend na ang crush mo and for petty's sake, buntis na ang girlfriend niya. I don't care. Kahit na maging mag-asawa pa sila. Gusto ko si Blake at gusto ko lahat ng gusto ko na kukuha ko. I want Blake. Gagawin ko ang lahat, makuha lang siya. Marami na ako nagustuhang lalaki pero si Blake lang ang gusto kong makuha. Sa kanya lang ako nagka-interest ng ganito.
The first time I saw him, iba na talaga ang pakiramdam ko. I hate Ella. Hindi naman sila bagay ni Blake. Duh, I'm better than her. I promise, I will do everything para maghiwalay sila. You're crazy. You should help me. Alam mo naman na may gusto ka kay Ella. Siya ang unang babaeng dinala mo sa bahay. Interested ka sa kanya. Kaibigan lang ang turing ko kay Ella. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. I don't believe you. Tingin mo maniniwala ako sa sinabi mo? Duh, masyado kang halata. Iba kasi ang trato mo kay Ella. Paniwalaan mo kung anong gusto mo. May advantage naman sa'yo itong ginagawa ko. Kapag nakuha ko si Blake, sa'yo naman si Ella. Mali pa din ang gagawin mo. Nananahimik ang dalawa kaya huwag mo nang guluhin. Seryosong sabi ni Ray saka tinalikuran si Rosanna. Magagalit ako sa'yo if you will not support me. Hindi na kita kakausapin. Hindi na kita kuya. Alam ni Rosanna na ayaw ni Ray na nagagalit siya sa kanya. Fine, little princess. Pero kapag hindi ka nagtagumpay sa plano mo, lulubayan mo na sila. Yes, kuya. Pangako. Niyakap ni Rosanna ang kuya niya. Hindi talaga siya nito matitiis. Pupunta ako sa rest house nila Blake. Hi, stubborn. Umiiling na sabi ni Rake saka iniwan si Rosanna. I think okay na ito. Nagpalit na si Rosanna ng damit. Isang black highway short and yellow crop top. She wore her best high heels. Hinayaan ni Rosanna na nakalugay ang mahaba niyang buhok. Simpleng makeup lang ang inilagay ni Rosanna sa mukha niya. Bilang anak ng mayor, sanay na siya sa mga magarang damit at gamit. Makukuha din kita, Blake. Kung kailangan kitang akitin, gagawin ko. Nakangising sabi ni Rosanna. Aalis na ako. Pagkababa ni Rosanna sa hagdanan, ay naabutan niya si Race na nakaupo sa couch at seryosong nakatingin sa kanya. Nasa office ang mga magulang nila kaya free silang gawin ang kanilang mga gusto. Bantayan ninyo si Rosanna. Utos ni Ray sa mga bodyguards. Napairap na lang ang dalaga. Hep, gusto ko walang bodyguards ngayon. Hayaan mo akong umalis mag-isa. Hindi ako makapapayag. Kuya, I'm a big girl na. Kaya ko ang sarili ko. Enough, Rosanna. You're just 16. So what? She rolled her eyes then nagsimula ng umalis. Driver lang ang isinama ni Rosanna dahil siya lang naman ang kailangan niya. Alam na rin naman ni Rosanna kung saan nakatira si Blake. Nang makarating sila sa tapat ng tinitirhan ni Blake ay lumabas kaagad si Rosanna sa sasakyan. Kumatok siya ng dalawang beses pero walang may bumukas. Hindi naman lock kaya lakas loob niya itong binuksan. Walang tao sa sala kaya pumunta si Rosanna sa kusina. Napahinto siya nang may narinig siyang ingay mula doon. Nagkubli si Rosanna sa pader at sumilip ng kaunti. Nakita niya si Blake at Ella na masayang kumakain. She hate to admit it but they look perfect. Pero hindi, mas perfect kaming tingnan ni Blake compared to her. Nanggigigil na sabi ni Rosanna sa kanyang isip. Masayang nagsusubuan si Ella at Blake. Naikuyom na lang ni Rosanna ang kamao niya nang tinanggal ni Blake ang sauce sa gilid ng labi ni Ella. Gamit ang labi niya. Para na rin silang naghalikan dahil doon. Hinalikan ni Blake ang noo ni Ella. Pababa sa ilong nito hanggang sa tumigil ang labi niya sa labi ni Ella. Ilang minuto ring magkadikit ang labi nila. Bago pa mapunta sa kung saan ang halik na iyon, ay umeksena na si Rosanna. Wala sa sariling napahiwalay sila sa isa't isa. Mukhang nagulat si Blake pero parang wala lang kay Ella. She looked innocent. Parang walang kaso sa kanya kahit nakita ni Rosanna na hinalikan siya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Matalino talagang unggoy. Walang pakundangan na sabi ni Blake. Ginitaan ni Rosanna si Blake ng sobrang tamis. Bawal na ba akong pumasok sa rest house namin? Blake, para sabihin ko sa iyo, pag-aari din namin ang rest house na ito, so malaya akong makapunta dito. Saad ni Rosanna, saka pinaglaruan ang ilang hibla ng buhok niya. Nirapan lang siya ni Blake. Mas nagugustuhan talaga ni Rosanna si Blake kapag nagsusungit ito. Mas lalong nagiging gwapo. I miss you, crush. Saad ni Rosanna saka niyakap si Blake.
Hinalikan niya pa sa pisngi ang binata para mas masaya. Langya, ang bango niya at ang kinis at lambot ng balat niya. Siya na talaga ang ideal man ko. Kinikilig na sabi ni Rosana sa kanyang isip. Dam, unggoy ka talaga! Reklamo ni Blake saka itinulak si Rosana palayo sa kanya. Napatingin si Rosana kay Ella. Hello, Rosana! Nakangiting sabi ni Ella. Wait, hindi man lang ba siya magsiselos? Tanong ni Rosana sa kanyang isip. Masaya akong makita ka. Hindi mo ba kasama si Race? Hindi. Can't you see? Wala nga siya, di ba? Mataray na wika ni Rosana. Leave! You aren't welcome here. Blake, huwag mo namang aawain si Rosana. Nakikipagkaibigan lang naman siya. Isa pa, para na rin natin siyang bunsong kapatid. Itrato mo siyang ng maayos. Lihim na napangiti si Rosana dahil sa pagtatanggol sa kanya ni Ella. Pero hindi niya nagustuhan ang sinabi nitong bunsong kapatid. Kapatid ko nga hindi ko tinatrato ng maayos? Si Unguy pa kaya na hindi ko naman kaano-ano? Kahit na, maging mabait ka sa kanya. Naintindihan mo? Pero, no buts. Magagalit ako sa iyo kapag inaway mo siya. Dumb. Fine. Just don't get mad. Sa Ella ang kahinaan niya. Kaya siya nitong pasunodin. Kaya niyang baguhin si Blake. Ang isip nito, lahat-lahat na. Mahal nga niya talaga si Ella. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng pagmamahal mo. Saad ni Rosana sa kanyang isip at nagwapang umisi habang nakatingin sa dalawa. Mabuti pa si Ella. You heard her. Don't you dare start a quarrel kundi magagalit ang girlfriend mo. Ayaw mo naman siguro mangyari iyon, Blake. Malambing na sabi ni Rosana. Can I talk him privately? Tanong ni Rosana kay Ella. Oo naman, sa kwarto lang ako. Ngumiti si Ella sa kainiwan ang dalawa. Lumayas ka na dito. Masyado kang panira. Asik ni Blake na makaalis na si Ella. Huwag masyadong mainit ang ulo. Dinadalaw lang naman kita. Sabay pulupot ni Rosana ng kamay sa leeg ni Blake. Lumayo ka sa aking unggoy ka. Bakit ba tinatawag mo akong unggoy? Pero okay lang. Kapag ikaw ang tumatawag sa aking unggoy, pakiramdam ko ang cute kong unggoy. Kung ayaw mong masuntok, lumayo ka sa akin. Naiinis na sabi ni Blake habang pilit na itinutulak si Rosana palayo sa kanya. Isusumbong kita kay Ella. Sasabihin ko inaaway mo ko. Napahinto si Blake sa pagtulak. I found your weakness, boy. Saad ni Rosana saka pinadaanan ang middle finger niya sa ilong ni Blake pababa sa mapula nitong labi. Huwag mo siyang gamitin para lang makuha ako. Bahagyang natawa ang babae dahil sa sinabi ni Blake. Date me. Ano? Gusto kitang i-date. Baliw ka na. Itinulak ni Blake si Rosana palayo sa kanya. Ayaw mo ba akong kasama? Pretty please, date me, Blake. Promise, magpapakabait ako. Kahit magpakabait ka pa, hindi pa rin ako papayag. Mag-date kang mag-isa mo. Okay, mag-impake na kayo dahil sasabihin ko kay Dad na palayasin kayo ngayon din. Pananakot niya kay Blake nang akmang aalis na ang binata. Damn you! Fine, saad ni Blake sa kainiwan si Rosana. Hihintayin kita, Blake. Huwag mo akong paghintayin. Pahabol pa ni Rosana. Hinintay na lang ni Rosana si Blake sa sakyan ng binata. Gusto niya sa kotse ni Blake sila sasakay. Inutusan niya ang kanyang driver na umuwi para sabihin sa kuya niya na may date sila ni Blake. Napangiti si Rosana. Excited na kasasaya sa date nila ni Blake. Tara na! Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang sumulpot si Blake sa harapan niya. Bakit kaya ang cool niyang manamit? Magaling siya sa fashion. Kahit ata anong isuot niya ay bagay na bagay sa kanya. Namamanghang sabi ni Rosana sa kanyang isip. Naunang pumasok sa kotse si Blake. Napasimangot naman si Rosana dahil akala niya pagbubuksan siya ni Blake ng pintuan. Ang kapal din ng mukha mo para yayain ako mag-date? Saad ni Blake nang umalis na sila. Anong sabi ni Ella? Sinabi ko sasamahan lang kita sa bayan. Hindi mo sinabing mayroon tayong date? Bakit ko naman sasabihin? Para sabihin ko sa'yo, never ko itong inisip na date. Ah, basta, para sa akin date pa din ito. May ideya na pumasok sa isip ni Rosana. Hindi sinabi ni Blake kay Ella na may date sila kaya naisip ni Rosana na kapag nalaman ni Ella, iisipin niyang nagsinungaling si Blake sa kanya.
Magagalit siya at paniguradong mag-aaway sila. Iyon naman ang gusto ni Rosanna, ang magkasira si Blake at Ella. Kinuha ni Rosanna ang cellphone niya sa kanyang pouch. Hinanap niya kaagad sa contact ang number ng Kuya Race niya. Nagtipas siya ng mensahe para kay Race. Napangisi si Rosanna nang matapos niyang ipadala ang mensahe sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, sisiguraduhin niyang magiging sa kanya na din si Blake. Naliligo ngayon si Race sa pool sa bahay nila. Sa bawat pagsisid ng binata ay naaalala niya ang inosenteng mukha ni Ella. Sigurado siyang masasaktan si Ella dahil sa ginagawa ni Rosanna. Ayaw niyang masaktan si Ella pero mas ayaw ni Race na magalit ang kanyang kapatid. Mahalaga siya sa binata. Ayaw niya ring nasasaktan ang kapatid niya. Gusto ni Race makuha ni Rosanna ang mga gusto niya. Pero nag-aalala naman siya kay Blake at Ella. Masisira ang relasyon nila dahil sa pasaway niyang kapatid. Kung bakit ba kasi kay Blake pa, tinamaan ang kapatid niya. Kay Blake pa na may Ella na. Lumangoy lang si Race. Hindi siya tumitigil kahit na pagod na siya. Pinoproblema niya talaga si Rosanna. Nananalangin ang binata na sana makakapag-isip ng maayos ang kapatid niya. Kilala niya pa naman si Rosanna. Hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. And he think hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha si Blake. Nang umahon si Race ay saktong nag-beep ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at nakita niyang may isang mensahe galing sa kanyang kapatid. Kuya, may date kami ni Blake ngayon. Naiwan si Ella sa house nila. I want you to go there. Hindi niya alam na nag-date kami ni Blake kaya gusto ko na sabihin mo sa kanya na nag-date kami ni Blake. Ipamukha mo kay Ella na nagsinungaling si Blake sa kanya. Basa ni Race sa message ni Rosanna. Date? Sigurado ako napilitan lang si Blake na makipag-date sa kapatid ko. Napailing na lang ang binata saka pumasok sa mansyon. Pagkatapos niyang mag-shower ay nagbihis na si Race para mapuntahan niya si Ella. Race, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ella nang makarating si Race sa kanila. Binibisita kita. Come in. Pumasok sila sa loob. Anong gusto mo? Juice, water, or coffee? Tanong ni Ella. Juice na lang? Sagot ni Race. Natigilan naman si Ella. Naalala ko, wala na nga pala kaming juice. Natawa naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Water na lang, that's better. Saad ni Race at saka naupo sa couch. Umalis naman si Ella saka pumunta sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang tubig. Dumaan ba si Blake sa mansyon ninyo? Magkasama kasi sila ni Rosanna na umalis. Sasamahan niya daw kasi ang kapatid mo sa bayan. Damn, Ella, kung alam mo lang, nagda-date sila. Wika ni Race sa kanyang isip. Hindi sila dumaan sa bahay. Nag-text si Rosanna sa akin. Ang sabi ng kapatid ko, nagde-date sila ngayon ni Blake. Date? You mean? Petcha? No, date. As in yung ginagawa ng magkasintahan. Romantic date. Bakit sila nagde-date? Hindi naman sila magkasintahan. Sabihin na lang nating date ng magkaibigan. Ganun nga. Hindi naman sila magkaibigan. Enemy nga sila? May pagdududang sabi ni Ella. Nag-date sila? Siguro nga friend sila. Namamanghang sabi ng dalaga. Oh, bakit hindi sinabi ni Blake na mayroon silang date? Nag-pout si Ella saka lumapit kay Race. Madaya si Blake. Kami hindi pa nag-date pero sila ni Rosanna nag-date. Hindi siya mukhang nagsiselos. Mukha lang siyang nagtatampo. Gusto ko rin ang date. Date din tayo, Race. Parang batang sabi ni Ella. Hindi ka galit kay Blake? Hindi. Friendly date lang naman iyon. Nahihiya lang siguro magpaalam sa akin si Blake. Kahit walang hiya ang lalaking iyon, mahihiya rin naman siya minsan. Alam mo kasi, iyang si Blake, ayaw magpalugi. Well, ayaw ko rin magpalugi kaya date na tayo. Kung Marty si Ella, parang hindi niya lang boyfriend si Blake. Kung ang iba, kapag nalaman nilang may ibang kasama ang boyfriend nila, lalo na at nag-date pa nga ang mga ito, paniguradong magagalit talaga at susugurin ang mga boyfriend nila at kasama nito. Sa sitwasyon ni Ella, parang masaya pa siya. Pero nagsinungaling siya sa iyo. Oo, hindi ka magagalit? Hindi. Blake is a crook.
Okay lang sa'yo yun? Loyal si Blake sa akin. Hindi sapat na rason ang kasinungalingan niya para tawagin siyang crook. So what if he lied? Ginawa lang naman niya yun kasi may purpose. I trust him, Race. Natahimik ang binata dahil sa sinabi ng dalaga. Date na tayo? Ha? Sigurado ka? Oo naman. Date ng magkaibigan. Ayaw mo ba? Siyempre naman gusto ko. Pero baka magalit si Blake. Hindi iyan. Akong bahala. Sige, magbihis ka na. Pumalakpak naman si Ella at tuwang-tuwang pumunta sa kwarto. Pagbalik niya ay nakabihis na siya. Ang simple niyang tingnan sa kanyang suot. Sumakay na sila sa kotse ni Race. Walang driver ang binata ngayon kaya siya ang magmamaneho. Wala namang kaso kasi nasa tamang edad na rin si Race. May student license naman siya kaya walang problema. Buong biyahe ay tahimik lang sila ni Ella. Saan mo gustong pumunta? Binasag ni Race ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sa park. Tumango naman ang binata. May magandang park dito sa province nila. Pinagawa iyon ng lolo ni Race noong siya pa ang mayor sa kanilang bayan. Nang mamatay ang lolo ni Race ay mas pinaganda pa iyon ng dad niya. Isa kasi ang park sa mga alaala na naiwan sa kanila ng lolo niya. We're here! Pinagbuksan ni Race ng pinto sa Ella. Salamat! Tara! Hinawakan ng binata ang wrist ng dalaga saka inalalayang maglakad. Marami na rin nakakatambay sa park dahil medyo hapon na. May mga grupo ng babae at lalaki na nagpa-practice ng sayaw. May grupo din ng kababaihan na nag-uusap. May mga magkasintahang naglalambingan at may mga batang naghahabulan. Nagtilian ang grupo ng mga kababaihan pagkakita kay Race. Uy! Kumusta? Bati ni Race sa kanila. Ayos lang naman, Race. Ikaw? Ayos lang din. Lalo kayong gumagaling sa pagsayaw. Keep it up, guys. I hope manalo ang grupo ninyo sa susunod na laban. Siyempre naman, gagalingan naming sumayaw para may maibigay din kaming karangalan sa lalawigan natin. Matutuwa si Mayor kapag nanalo kami. I'll support you. Fight! Nakipag-apir pa ang binata sa kanila. Close din kasi si Ray sa mga kababayan niya. Hindi dahil anak siya ng Mayor ay magiging mataas na ang level ng binata sa kanila. Sa lugar nila, walang lamang sa mga mata ni Race. Lahat pantay-pantay. Si Rosanna naman ay masyadong mapili sa tao. Iba ang ugali niya kay Race, pero hindi iyon naging dahilan para hindi sila magkasundo ng kapatid niya. Nagkakasundo pa din sila kahit na opposite sila. At sino naman itong magandang binibini na kasama mo? Kanina, nakita namin si Rosanna na may gwapong Ginoo na kasama. Siya nga pala si Ella, kaibigan ko. Hello Ella, welcome here. Salamat. Pagkatapos nilang makipagkilala ay umalis na si Race at Ella. Malawak naman ang park kaya marami silang pupuntahan. Ang cute ng fountain. Lumapit sila sa fountain. Pwede kang humiling sa fountain. Really? Wish granted ba? Sabi nila oo. Hindi ko pa kasi nasusubukang humiling. Bakit naman? Wala na kasi ako mahihiling. I have my family, friends, good health, life, and needs. Dapat hilingin mo din na magkaroon ka ng girlfriend. Bahagyang natawa si Race sa sinabi ni Ella. Girlfriend? Masyado na ba akong halata na walang girlfriend? Hindi ko nahihilingin kasi kusang ibibigay sa akin iyon. Wala ka ba talagang girlfriend? Wala. How about ex? Wala. Wow! No girlfriend since birth ka? Good boy. Pero kawawa ka naman. Gusto mo ng girlfriend? May kilala akong pwede mong maging girlfriend. Masayang sabi ng dalaga. Who? Si Dora. Idol ko siya. Don't worry. Kapag nakita na kami, sasabihin ko sa kanyang nangangailangan ka ng girlfriend. Kaya nga lang, hindi match ang height ninyo. Masyado kang matangkad. Kaasar naman kasi. Bakit ang tagal tumangkad ni Dora? Ganoon na lang palagi ang height niya. Saad ni Ella na parang sinusukat pa ang height ni Race kay Dora. He wonder kung ang iniisip din ba ni Ella na katabi ngayon ni Race ay si Dora. Cute ka at cute din si Dora. Bagay naman kayo. Pwede na yun? Ikaw talaga? Ginulo ni Race ang buhok ni Ella. Bakit si Dora pa naisip mo?
Ella talaga? Alam mo ba na kapag lumabas si Baby Doraemon, ang name niya? Doraemon? Oo. Nakuha ko iyon sa name ni Dora at Doraemon. Ayos ba? Oo naman. Maganda nga eh. Mabuti ka pa nagagandahan sa Doraemon. Para kasi kay Blake pangit ang Baby Doraemon. Malungkot na sabi niya. It's okay. Iba-iba naman tayo ng gusto. Intindihin mo na lang si Blake. Pero kasi gusto ko ang Doraemon. Ikaw ang ina kaya may karapatan kang bigyan ng pangalan si Baby. Hayaan mo. Papayag din si Blake sa gusto mo. Pag-wish ka na lang sa fountain. Tumango naman si Ella sa kapumikit. Dan, ikaw naman? Wala akong wish? Sige na. Parang wish lang eh. Napakamot si Ray sa kanyang batok. Napatingin siya kay Ella and boom, may bigla siyang naisip. Ray closed his eyes then faced the fountain. He wished all the best for Ella and for her baby. Sana ay maging masaya at matatag sila ni Blake. Iyan ang wish ng binata. Anong wish mo? Tanong ni Ella nang imulat ni Ray ang mga mata niya. Secret! Ikaw, anong wish mo? Balik tanong ng binata sa dalaga. Akala ni Ray sasabihin din ni Ella na secret pero hindi pala. Hiniling ko na sana makita ko si Dora at Doraemon sa personal. Sana wish granted. Ay, gustong matawa ni Ray pero pinigilan niya na lang ang sarili niya dahil baka ma-offend si Ella. Doon tayo? Hinila ni Ray si Ella papunta sa malaking puno. Inaalagaan talaga ang punong iyon. May mga lights din kaya mas lalong gumagandang tingnan. I like you. No, I think I love you. I'm sure I love you. Napahinto si Ella at Ray dahil sa isang tinig. Pareho silang natulala nang makita nila si Rosanna at Blake sa ilalim ng puno. Medyo malayo pa sila sa dalawa kaya hindi sila napansin. Sinasayang mo lang ang oras mo sa isang katulad ko. You don't deserve me. I don't need your love. Saad ni Blake sa kapatid ni Ray. This time, napaiyak na si Rosanna. Ako na lang. Mas better ako kay Ella. Hindi kayo bagay. Mas bagay tayo. Masyado siyang cheap para sa isang expensive na katulad mo. Stop insulting her. May pagbabantang sabi ni Blake. Halikan mo ako para hindi ko na insultuhin ang babae mo. Halikan? Naririnig niya ba ang sarili niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Ray sa kanyang isip. Baliw? Cheap si Ella. Pangit siya. Malandi siya. Nilalandi niya si kuya. Baka nga dahil sa kalandian niya kaya mo siya nabuntis. Flirt! Si Ella, shut up! Napanganga si Ray nang biglang hinalikan ni Blake si Rosanna. Hinuginawa niya lang iyon para tumigil na si Rosanna sa pang-insulto kay Ella. Pero dumb, masyado pang bata ang kapatid niya para mahalikan. Hinawakan ni Blake ang baywang ni Rosanna at mas pinalalim ang halik. Habang si Rosanna naman ay pinulupot ang kamay sa leeg ni Blake at walang pag-aalinlangan ginantihan ang halik ni Blake. Ngayon naghahalikan na talaga sila pero iba ang paraan ng paghalik ni Blake kay Rosanna. Galit, iyan ang nakikita ni Race kay Blake. Napatingin siya kay Ella. Nanlamig si Race nang makita niya ang luha sa mata ng dalaga. Seryoso ito habang nakatingin kay Rosanna at Blake. Blake? Bakit? Ella! Bigla siyang tumakbo palayo sa kanila. Bago siya hinabol ni Race, ay napansin ng binata na nakita sila ni Blake. Napalingon si Blake sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya si Ella na tumatakbo at hinahabol ni Race. Perfect show! Mukhang hindi ata nagustuhan ni Ella nakita niya. Nakangising sabi ni Rosanna. By the way, thanks for the first kiss. Taste good? Nangiinis pa na sabi niya. Damn you, don't assume that I like that kissed. I did it to shut your mouth. Sa susunod na insultuhin mo pa siya, hindi na halik ang ibibigay ko sa'yo. Pinisil ni Blake ang braso ni Rosanna dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Insult her again, I will surely cut your throat. Whore! Kalmado pero may pagbabantang saad ng binata. Iniwan niya si Rosanna na nakatulala sa kawalan. Kailangan ni Blake na makita si Ella. He need to explain. Damn it, Ella. Don't run away. Baka kung ano pang mangyari sa inyo ni Baby. Saad ni Blake at tumakbo ng mabilis. Wala siyang pakialam kung may nababangga na siya.
Palabas na si Blake sa park nang makita niya si Ella na tumatakbo habang hinahabol pa din ni Race. Tumatawid na ngayon ang dalaga sa kalsada. Tumigil ang paghinga ni Blake nang makita niya ang paparating na tricycle. Surely, mabubunggo si Ella. God, no! No, please! God, don't! Ella! Sabay na sigaw ni Blake at Race. Sobrang bilis ng pintig ng puso ni Blake. Pinilisan niya pa ang pagtakbo dahil umaasa siyang maaabutan niya pa si Ella. No! Sigaw ni Blake nang malapit na ang tricycle kay Ella. Pero lumabo lahat ng kaba nang maabutan ni Ray si Ella. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinila palapit sa kanya. Ella, tinakot mo ako sobra. Saad ni Ray habang nakayakap kay Ella. Mariin na napapikit at nagpakawala ng isang malalim na paghinga si Blake. Pakiramdam ng binata, nanginginig ang katawan niya dahil sa matinding takot. I'm sorry. Ella. Lumapit siya kay Race at Ella. Hindi alam ni Blake kung ano ang una niyang sasabihin. Instead na magsalita, ay inilayo niya si Ella kay Race at niyakap ng sobrang higpit. I'm sorry. Saad ni Blake. Maiwan ko muna kayo. Tinalikuran na sila ni Race. Wait! Pigil ni Blake kay Race. Napalingon naman siya kay Blake at hinintay kung ano ang sasabihin nito. Salamat! Halos ibulong ni Blake ang salitang iyon. Hindi siya sanay na magpasalamat pero malaki ang utang na loob niya kay Race. Race saved his baby and Ella. Hindi alam ni Blake kung ano ang gagawin niya kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina. You're always welcome. Alagaan mo siya. Nakangiting sabi ni Ray saka tuluyang umalis. Iba talaga ang ugali nito kay Rosanna. Ella, I'm sorry. Hindi ko ginustong halikan si Rosanna. I lied. Promise, lalayuan ko na siya. Ikaw naman kasi nagagalit ka sa akin kapag ipinagtatabuyan ko si Rosanna. Huwag kang magagalit sa akin. Huwag mo na ulit gagawin ang ginawa mo kanina. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo ni baby. Nag-aalala lang sabi ni Blake. Hindi sumagot si Ella. Nakatingin lang siya kay Blake. Kinabahan na naman ang binata dahil natatakot siya na baka galit nga talaga si Ella. Uy, sorry na. Ella naman, huwag kang ganyan. Please talk. Ella, kausapin mo ko. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi sa lahat ng oras ako lang ang hahalikan mo. It was just a kiss, right? Ngumiti ang dalaga kay Blake. I'm sorry din. May kasalanan din naman ako. Wala akong karapatang magalit sa iyo dahil baby maker mo lang naman ako. Bigla niyang niyakap si Blake. Umuwi na tayo. Pagod na kasi ako. He nodded and hugged her back. Blake is thankful because she's innocent. Hindi niya binibigyan ng rancor ang kahit na ano. Dalawang araw na ang lumipas, naging okay naman ang lahat kay Blake at Ella. Pumunta din si Race para dalawin si Ella. Okay lang naman kay Blake dahil nakikita niyang wala naman itong gagawing masama. Tungkol naman kay Rosanna, hindi na siya nakikita ni Blake. Ayaw naman kasi talaga siyang makita ni Blake. Hindi na din umaalis si Blake sa tabi ni Ella dahil natatakot siya na baka may mangyaring masama sa dalaga. May bagong lipat nga pala dyan sa kaharap ninyong bahay. Saad ni Aling Marie. Sino po? Tanong ni Ella. Nag-uusap lang ang dalawa habang si Blake naman ay nakikinig lang. Balita ko? Harry ang pangalan. Nagbabakasyon lang din dito. Sagot ni Aling Marie saka ipinagpatuloy ang pagluluto. Harry? Nabitawan ni Ella ang hawak niyang baso at biglang napahawak sa lamesa. Lumapit naman si Blake sa kanya at hinila siya palayo sa nagkalat na bubog. Naku, ayos ka lang ba? Bakit tila balisa ka? Nag-aalalang tanong ni Aling Marie kay Ella. Po? Kasi? Napatingin si Ella sa basag na baso. Hinawakan ni Blake ang kamay ng dalaga dahil nakita niyang nanginginig iyon. Ineng, ayos ka lang ba? Meron bang masakit sa iyo? Pakilinis na lang ho iyan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi siguro magandang pakiramdam niya. Wika ng binata. Tumango naman si Aling Marie. Iniwan na siya ni Blake at Ella sa kusina.
Hey, what's wrong? You okay? Nandito na sila ngayon sa sala. Hinawakan ni Blake ang magkabilang pisngi ni Ella at saka ipinaharap ang dalaga sa kanya. Ah, oo. Hindi lang magandang pakaramdam ko. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Huwag na. No, baka kung okay lang talaga, dito lang tayo. Hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Maayos na rin naman ang pakaramdam ko. Pakaramdam ni Blake parang may pinagtatakpan ang dalaga. Halata kasi sa mga mata niya. Hindi siya makatingin ang diretso kay Blake. Maniwala ka. Ayos lang ako. Magpapahinga na lang muna ako. Ngumiti si Ella pero halatang pilit lang. Sigurado ka ba talaga? Oo naman. Mukha ba akong hindi sigurado? Hell, yes, Ella. Masyado kang obvious. Saad ni Blake sa isip niya. Sige, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag kakain na. Hindi na siya hinintay ni Blake na sumagot. Binuhat na niya si Ella papunta sa kwarto. Inihiga ni Blake ang dalaga sa kama at nilagyan ng kumot. Sleep tight, honey babe. He kissed her forehead. Aalis na sana si Blake pero mabilis na pigilan ni Ella ang kamay niya. Sandali lang, Blake. Napatingin si Blake sa kamay niyang hawak ni Ella. Why? Huwag mo akong iiwan, ha? Napangiti na lang ang binata dahil parang bata si Ella na takot iwanan ng mga magulang. Hindi kita iiwan, pangako. Yumuko si Blake at hinalikan ng dalaga sa labi. Hindi siya umalis sa tabi ni Ella hanggang hindi siya tuluyang nakakatulog. Pinagmasdan ni Blake ang natutulog na si Ella. Hinaplos niya ang buhok nito. Gusto ng binata na itatak sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Ella. He traced her face, forehead, eyebrows, eyes, eyelashes, the bridge of her nose, her rosy cheeks, kissable lips, and her perfect jawline. Hindi ko makakalimutan ang magandang figura na ito, saad ng binata. Hinawakan niya ang kamay ni Ella at pinagsalikop ang palad nila. Hindi nga kita iiwanan, pero iiwanan mo naman ako. After ng ilang buwan, mawawala ka na sa buhay ko. Tumigil siya sa pagsasalita at tiningnan ang kamay nila. Sana kaya kong pigilan ang pag-alis mo. I'm afraid I don't wanna lose you. Ngayon natatakot si Blake sa kasunduan nilang siya mismo ang gumawa. Sana iyong 9 months, ginawa ko na lang forever. Habang tulog si Ella ay pumunta muna ang binata sa labas ng bahay. Naupo siya sa bench at pinagmasdan ang paligid. Sobrang tahimik talaga. Ibang-iba sa lugar ni Blake. Napadako ang tingin niya sa bahay na katapat lang ng sa kanila. Napatingin siya sa balcony. May isang lalaking nakatambay doon. He looks familiar. Parang siya yung lalaking nakasalubong ko sa mall. Wika ni Blake habang nakatingin sa lalaki. Katulad dati, ayaw din ni Blake sa presence ng lalaki. Sigurado si Blake na siya ang lalaking iyon. Masyado atang maliit ang mundo at napadpad din dito ang lalaki. May kausap ang lalaki sa cellphone. Mahilig atang makipag-usap sa tawag ang lalaking ito. Napatingin sa gilid si Blake nang tumingin ang lalaki sa pwesto niya. Saglit lang naman iyon dahil pumasok na ang lalaki sa loob ng bahay. Maya-maya, may kotseng pumarada sa labas ng rest house nila, Blake. Blake, lumabas doon si Race. What? Tanong ni Blake nang makalapit si Race sa kanya. May party sa bahay mamaya. Gusto sana ni Dad na pumunta kayo ni Ella. Nakangiting sagot niya. Ayaw ko. Ayaw ni Blake kasi nandoon si Rasana. Baka kung ano na naman ang gawin nito. Kung si Rasana ang iniisip mo, don't worry. Kinausap ko na siya. She promised na hindi siya gagawa ng gulo. Hindi pa din. May diin na sabi ni Blake. Wala siyang tiwala sa kapatid ni Race. Sige na pare, pumayag ka na. Don't call me pare, pang mahirap iyan. Eddie dude, masyadong pangmayaman ang dude para sa iyo. Eddie bro, hindi tayo magkapatid. Blake na nga lang, pumunta na kayo sa bahay. Kahit pambawi mo na lang sa pagligtas ko kay Ella. Nakabawi na ako, I say thank you. Si Ella na nga lang ang iimbitahan ko. Ella? Naglakad si Race papunta sa loob ng bahay pero tumakbo kaagad si Blake para maunahan niya si Race. Ella,
Bago pa man maituloy na race, ang kanyang ginagawa ay isinara na ni Blake ang pintuan ng sobrang lakas. Muntik nang matamaan ang mukha ni Race. Narinig pa ni Blake ang pagmura niya. Sayang, sana nilaksan ko para sapul na sapul ang pagmumukha niya. Blake, papasukin mo ako, sige na. Pumunta na kayo ni Ella sa party. Ayaw ko, ayaw din ni Ella. Hindi siya pwede sa party. Busy kami mamaya. May honeymoon pa kami. Gagawa kami ng madaming baby. Palusot ni Blake. Narinig niya naman ang mahinang tawa ni Race. Ang lupit mo, honeymoon. Hindi kayo kasaloy. Baka alam mo ba, mas nauna ang honeymoon eh. Buntis pa si Ella. Huwag muna kayong gumawa ng baby. Gagawa kami kung kailan namin gusto. Layas na, dahil masyado kang istorbo. Masyado kang excited? Okay, aalis na ako para sa kapakanan ng honeymoon mo. Narinig ni Blake na papaalis na si Race. Binuksan niya ang pintuan at sinilip kung wala na siya. Mabuti na lang at umalis na. Isinara niya ulit ang pintuan. Naupo si Blake sa couch at binuksan niya ang TV. He hid the remote in case na maisipan pa ni Ella na manood ng TV. Natatakot kasi si Blake dahil kapag kaharap na ni Ella ang TV, puro na lang si Dora at Doraemon ang pinapanood niya. He's just trying to save his baby sa mga idols ni Ella. Mahirap na, baka sa halip na si Blake ang maging kamukha ng anak nila ay maging si Dora at Doraemon na. Dom, huwag kang mag-isip ng ganyan, baka may stress ka, Blake. Saad ng binata, may biglang kumatok. Who's there? Tanong ni Blake sa kumakatok sa pintuan. Walang sumagot sa kanya. Nakakairita naman, sinong walang hiyang iyan? Padabog na tumayo si Blake at lumapit sa pintuan. Sinabi ng who's there? Asik ng binata nang mabuksan niya ang pintuan. Nangunot ang kanyang noo sa kanyang nakita. Boy tawag? Ano naman ginagawa ng new neighbor namin dito? Hello, I am Hori, your new neighbor. I just want to be friends with you. Is that okay with you? Seryosong tanong niya. Aaminin ni Blake na ayaw niya talaga sa presence ng lalaki. Ni head to foot siya ni Blake. Mukha naman itong disente. Pero hindi pa din dapat pagkatiwalaan para kay Blake. At kay Blake pa talaga siya nakipagkaibigan? Wala talaga itong maaasahan sa binata. Bukod kay Michael, wala na siyang gustong ibang maging kaibigan. I'm not interested. He hissed, then shut the door. Nagkalat ata mga feeling close ngayon. Kunot noon na sabi ni Blake. Rude! Narinig pa ni Blake ang sinabi ng lalaki. Lang niya ito ah! Binuksan ni Blake ang pinto para harapin ulit ang lalaki pero umalis na siya. Kanina pa kinukulit ni Blake sa Ella pero hindi man lang siya pinapansin ng dalaga. Honey babe, pansinin mo naman ako. Kanina ka pa tahimik. Nagtatampong sabi ni Blake. Kanina pa siya honey babe ng honey babe pero snub pa din. Ella, honeymoon tayo, gusto mo? Medyo malanding tanong ng binata. Honeymoon? Di ba pang newly married couple lang iyon? Hindi naman tayo couple at mas lalong hindi tayo newlywed. Nagtataka ang sabi ni Ella. Napangiti naman si Blake. Pumunta siya sa likuran ng dalaga at niyakap ito mula sa likuran. Eddie, isipin na lang natin na bagong kasal tayo. Hinahalikan ni Blake ang balikat ni Ella habang hinahaplos ang tiya niya.